Magsimula na tayo mga kapatid ng ating debate. So para formal ang ating debate ngayon, may I request Brother Dan Maasin to have an opening prayer. Brother Dan. Okay, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos na sa langitan, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyong trono. At humingi po kami ng gabay. Una sa lahat, Panginoon, ay patawarin niyo po ang aming pagkakasala. At sana po ay yung mangyayaring debate nito ay makapagbukas ng aming puso at isipan. At makapagbigay sa amin ng tamang liwanag, Panginoon, kung ano yung katotohanan na gusto mong sundin namin at magiging pamumuhay namin bilang mga Kristiyano sa lupang ito. I-bless kaming lahat, lalo-lalo na yung moderator namin, mga moderators namin, at sa yung ating kausap, at sa mga nakikinig, at nakasaksi sa pag-uusap na ito. Sana po ay ang aming mga dahiling at dalangin ay inyong sagutin. At ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat kapatid na Dan. So, basahin muna natin ang rules and regulation, no? Para formal ang ating debate ngayon at para din sa lahat ng mga nanonood. Rule number one. Okay, ito yung napag-usapan na paksa noong first and mga rules and regulation noong first encounter nitong dalawang ito, no? So, tinanong ko si Brother Dan kanina kung yun pa rin ang gagamitin. Yes, yun pa rin. Okay, rule number one. Ang nasa paksa lamang ang maaaring ibangon at talakayin sa kabuuan ng pag-uusap. So, ibig sabihin, ang tema lamang. So, ang tema, papatunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patotoo ng Biblia at referensya. So, yan lang yung tatalakayan ngayon, yung punto natin sa rule number one. Magsasalita lamang ang mga speakers sa takda ang oras na ibibigay sa kanila. Ibig sabihin, bawal sumingit, no? Bawal manapaw. Number three, kategorikal na tanong ay dapat sagutin muna ng kategorikal na may kasunod na one minute na paliwanag. Ibig sabihin, kapag answerable by yes or no, no? Or answerable by categorical answer, dapat una munang categorical. Tapos meron tayong explanation. So, 1 minute ang explanation natin nito. Walang ad hominem o atake personal. Number five, gumamit ng Biblia at referensya na pagpapatunay. Number six, maximum na sagot ay 1 minute. Pero kapag hindi umabot ang sagot natin sa 1 minute, dapat magbigay tayo ng sign. No, sabihin natin yun lang ang sagot ko para hindi tayo maghintayan, okay? Tapos kapag tayo naman ang nagtatanong, dapat kapag yung tanong natin ay tapos na, magbigay din tayo ng palatandaan. Sabihin natin pakisagot, no? So, okay? Number 7, no side comments habang nagtatanong. So, ibig sabihin yung mga pasingit-singit natin diyan, tapos yung komento natin na parang conclusion kaagad, so iwasan natin yan para walang gulo. Kung may objection, i-address sa mga moderators. Stop ang time habang hindi pa naayos ng moderators. Stop ang time kung sakaling magka-problema sa signal. Pinapayagan ang paglilinaw bago ang tanong, subalit isama itong kasama sa 10 minutes na tanong. Igalang ang mga moderator. So yan yung rules natin. Meron tayong affirmative stand 15 minutes, cross examination 10 minutes, negative stand 15 minutes, cross examination again 10 minutes. So yung second set natin mga kapatid, 20 minutes ang rebuttal. So medyo Brother Dan, 20 minutes pa rin ba tayo? Medyo mahaba to, parang na-change natin ito last time. Pwede, kung okay ka dyan, gawin natin 15 lang din. Kasi okay, medyo mahaba talaga yan. Okay.
So 15 minutes ang rebuttal natin, cross examination 10 minutes pa rin. Then another negative rebuttal for 15 minutes, then cross examination for 10 minutes. Yung conclusion natin mga kapatid, 7 minutes una ang negative, last ang magbibigay ng conclusion or final stand ang affirmative. Wala ba tayong, meron ba tayong reaction or clarification sa ating rules and regulation mga speakers? Tungkol doon sa ano sa 20 minutes kasi hindi natin nakinig yung hindi natin napakinggan yung side ni Bro Jando kung okay lang siya na i-reduce natin sa 15 minutes. Bro Jando, yung rebuttal is 20 minutes, i-reduce ng 15 minutes, okay lang sa'yo? A request ng negative, bro? De, kasi dati, last time kasi na-change natin ito. Ito kasi yung original na binigay sa akin. But as far as I remember, na naalala ko na nireduce natin ito ng 20 minutes kasi mas mahaba ang rebuttal. 20 minutes. So, i-reduce natin ng 15? Yes, bro. Oh, sige, reduce natin ng 15. Okay, reduce to 15, confirmed by Brother Jando. So, wala na tayong problema sa ating rules and regulation. Yun lang yung clarification. Speakers? Okay na yan, okay na. Okay, so narinig na natin ang ating dalawang speakers, no? Nag-Oscar Kilo na sila sa ating mga rules and regulation. Shout out pala kay Kim, Ariel Kim Gumalo, Nestor Pereiro Ampolkyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Okay? So, brother, timer, ready na yung timer natin? Ano yung mag-timer? Ano timer? Mr. Timer natin, dyan na. Andyan na si Mr. Timer. Kasi kung wala, bro, meron akong timer dito. Kaya lang hindi ko ma-view. Hindi ko mapakita. Okay lang. Okay lang, Mr. Moderator. Okay. Sige. Set natin yun. Parang dito tayo matagalan, no? Andali, ha? Set muna natin sa... Okay. So from the affirmative side, isang Catholic faith defender, tatayo sa tema na papatunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patotoo ng Biblia at referensya. Let us welcome Brother Jando Alabado. Go ahead, brother. Okay. Thank you, mga kaputos. Good evening sa inyo. So simulan na po natin. Start na ba yung time ko, Brother Roland? Yes, running. Okay, sige. So start na po ako. Ano po? Pagkatandaan po natin mga kapuntos na yung ating pong topic ngayong gabing ito ay patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay tumutukoy sa araw ng Linggo o Sunday ayon sa Biblia at mga referensya. Ang Lord's Day na nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10 ay hindi po related sa ibang mga talata. Ayan, baka sakali kasi maitanong ng ating kaibigan yung ibang talata na mayroon ding nakasulat na Lord's Day o Day of the Lord, hindi po siya related. Ha? Sapagkat namumukod-tangi ang Lord's Day na tinutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10. Yan ay pinapatunayan ng isang batikang Bible scholar na si Dr. Charles John Ellicott sa kanyang aklat na Ellicott's Commentary for English Readers, kung saan ay ayon sa nasa liksik niya, ganito ang kanyang sinasabi. There is no ground whatever for the futurist interpretation that this expression refers to the day of the Lord as in 2 Thessalonians 2:2. So hindi siya pwede i-relate pala doon. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 2. The phrase in this latter passage is totally different. The phrase here is ente koryaki himera. Yan ha? Yan ang sinabi ng Bible scholar. Kaya kapag tinanong ako patungkol sa Lord's Day ng ibang talata,
Ayon sa Bible scholar na si Dr. Charles John Ellicott, ay irrelevant ang mga talatang yan. Ayon sa aklat ng SDA na The Almost Forgotten Day ni Pastor Mark Finley, ay may sinabi siya sa pahina 18. John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Ayon sa kanilang aklat, it was a special day of worship na kinikilala ni Juan. Subalit, iba ang interpretation ng SDA sa Lord's Day na tinutukoy ni Apostol Juan sa Revelation chapter 1 verse 10. Sapagkat para sa kanila, ito raw ay Sabat o araw ng Saturday para sa mga SDA. Ngunit, tama ba ang interpretation nilang yan? Ang ginamit ko pong referensya ay yung kanilang aklat na mga buhat sa mga apostoles o Acts of the Apostles sa page 195 sa Bisayan Translation. Kung saan, ang kanilang paliwanag sa Revelation chapter 1 verse 10 ay Sabat daw. Yan. Ayon naman sa isang Batikang Bible scholar na si Albert Barnes, sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible ay ganito ang kanyang sinabi. If the Jewish Sabbath were intended to be designated the word Sabbath would have been used. Oh, kung ang ibig sabihin pala ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay kung Sabbath, dapat sana Sabbath yung ginamit. Pero hindi. The term was used generally by early Christians to denote the first day of the week. Ito ngayon, Encyclopedia Americana, volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day. An expression used in the New Testament, Revelation chapter 1, verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche, Spanish, Domingo. Ayon dito sa naturang encyclopedia, ang Spanish word ng Lord's Day ay Domingo. Para sa mga Bisaya at nakakaintindi ng wikang Kastila, ang salitang Domingo ay hindi kailanman ginagamit para itukoy sa kinikilalang Sabat ng mga Israelita. Sapagkat pag sinabing Domingo, yan ay related sa first day of the week or Sunday. Pero kung sakaling i-reject ng mga SDA ang ginamit kong Encyclopedia Americana, ay ipapaalala ko lang na sa kanilang lagda, pahina 43, ay ginagamit din nila bilang referensya ang Encyclopedia Americana. Ayan. Maging sa ibang aklat ng Encyclopedia, gaya ng The World Book Encyclopedia, ay ganun din ang sinasabi ng Spanish word ng Lord's Day ay Domingo. Ayon dyan, World Book Encyclopedia Article SO2SU sa page 423, the French call Sunday Dimanche, the Spanish call it Domingo, and the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Dies Dominica, which means Lord's Day. Yan ay palatandaan ng interpretasyon ng mga SDA sa Lord's Day na sinasabi sa Revelation 1:10 ay hindi daw Sunday kundi Saturday ayon sa kanila. Ay hindi naaayon sa realidad kundi batay lamang sa kanilang sariling pagkaunawa. Maging sa mga Bible dictionaries ay ganyan din ang kanilang paliwanag na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday at hindi sa Saturday. Ayon sa The New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, ganito ang kanyang sinasabi. Kuriakos, from kurios, signifies pertaining to a lord or master. In the New Testament, is used only of Christ. In 1 Corinthians 11:20, of the Lord's Supper or the Supper of the Lord. And second, in Revelation chapter 1 verse 10, of the day of the Lord, which may be a reference to Sunday.
The day observed by the early church in honor of the resurrection. Isa sa kanilang ginawang referensya, yung Thayer. So si Thayer, sumasang-ayon na yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, referring to Sunday. Kapag may naglabas na sinasabi daw ni Thayer na hindi daw reference, ay nako, salungat to sa sinasabi dito. Kasi sa ayon dito, sumasang-ayon si Thayer. Ngayon, iilan pa lang po yun sa mga referensyang hawak namin na nagpapatunay na ang Lord's Revelation 1:10 ay tumutukoy nga sa Sunday at hindi sa Saturday. At kung i-review natin ang dalawang encyclopedyang ito, kanina ay nagpapatunay itong ang Lord's Day sa wikang Espanyol ay tinatawag na Domingo. Ngayon, lipat naman po tayo sa Biblia upang mapatunayan na ang referensyang nakabatay sa realidad ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa isang Spanish Bible translation na tradusyon ng lingwahe aktwal, ay ganito ang ating mababasa sa Apokalipsis 1:10. Pero on Domingo, pwede bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuche detrás de mi una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Maging sa isa pang salin ng Spanish Bible na La Sagrada Biblia, sa Apokalipsis 1:10 ay Domingo pa rin ang nakasulat. At ang salitang Domingo ay never yan ginamit sa araw ng Saturday. Oh, banyo na naman. Pakimute yung may banyo. Time post, please. On Dia de Domingo fue arrebatado en espíritu. Ioy detrás de mi una gran voz como de trompeta. Ayan na. Yan na nakasulat sa La Sagrada Biblia. Pero bago tayo pumunta sa iba't ibang sali ng Biblia kung saan ay Sunday o Domingo ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10, ay saliksikin muna natin kung sinusuportahan ba ng realidad ang mga patotoo ng mga Biblia at mga referensya ang ginagamit ko. Mas magandang saliksikin natin ang pinagmula ng isyung ito. Una, ang Revelation 1:10 ay isinulat ni Apostol Juan. Yan ay mababasa natin dito sa Wikipedia. Ha? Na ang Revelation 1:10 ay sulat ni Apostol Juan. Ikalawa, si Apostol Juan na nagsulat ay kabilang sa mga alagad na inutusan ni Kristo na mangaral at gumawa ng mga disipulo. At isa sa mga naging disipulo ni Apostol Juan na kanyang tinuruan, personal, nang kanyang nalalaman ay si Ignatius ng Antioch. Nasa Wikipedia naman yan. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Last five minutes. At ang disipulong ito ni Apostol Juan nang siyang naging ikatlong obispo ng mga Kristiyano sa Antioquia. Yan. Pinapatunayan dyan na itong Ignatius na ito ang siyang na disipulo ni Apostol Juan, ikatlong obispo sa Antioquia. Ayon sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin nyo iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nasa listahan po, ikatlong Bishop of Antioch, si Ignatius. Yan. Bilang obispo ng mga Kristiyano sa Antioquia ay tungkulin niyang ipangaral ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang mentor na si Apostol Juan bilang pagpakain sa iglesia ng Panginoon na nasa jurisdiction niya at mag-share ng aral sa mga Kristiyanong nasa malapit sa baluarte niya sa pamamagitan ng Liham. Isa sa mga pinadalhan ni Bishop Ignatius ng Liham ay ang mga Kristiyano sa Magnesia. At ganito ang kanyang sinasabi sa chapter 9. If therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Batay sa dokumentong ito na isinulat niya noong mga taong 110, ay isang patunay na ang Lord's Day ay hindi ang Sabbath na siyang nakaugalian ng mga Israelita. Kaya tama po yung sinabi ni Pastor Mark Finley ng SDA na John suggests a special day of worship na ang tawag nila ay Lord's Day.
Kaso nga lang ay hinaluan nila ng kasinungalingan upang maitago ang katotohanan ng Sunday pala ang Lord's Day na kinikilala ng mga sinaunang Kristiyano at hindi Saturday. Maging ang Bible scholar na si Albert Barnes ay hindi yan maitanggi sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible kung saan ay ganito ang kanyang sinabi. It was called the Lord's Day because the Lord rose from the dead on that day. Later, fathers make a marked distinction between the Sabbath and the Lord's Day, meaning by the former, the Jewish Sabbath or the seventh day of the week, and by the latter, the first day of the week, kept holy by Christians. The name was given to this day in honor of the Lord Jesus, and because he rose on that day from the dead, no one can doubt that it was an appellation given to the first day of the week. Last two minutes. Narito naman ngayon ang mga sali ng Biblia kung saan ay Sunday or first day of the week ay nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Bilang patunay ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay araw ng Sunday at hindi ng Saturday. A paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the episodes of the New Testament and upon the Revelation volume 2. Revelation chapter 1 verse 10. During my confinement in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner on a Sunday, which is our Christian Sabbath. Sunday ang nakalagay, hindi Lord's Day. So ang Sunday, yun ang Lord's Day. Oh, narito naman ang ngayon ang mga salin. Ito, isa pa pala. Oh, yung the original Aramaic New Testament in plain English sa Revelation 1:10, ito nakalagay. And I was in the spirit on the first day of the week, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Sa Greek, has koriaki himera, or Lord's Day, which was a newly coined phrase, newly coined. So, hindi siya pwede i-relate sa Old Testament o sa ibang mga talata kasi newly coined phrase siya. When it was first written in the Greek of the verse, it is found nowhere else in non-Christian Greek, literally. The Aramaic has simply first of the week, which is the word for Sunday. The Aramaic would hardly have been a translation of the Greek. Yan po. So yan po ang aking presentation sa gabing ito. At winibib ko na lang yung oras ko. I don't know. Just look for there. Ayan. 20 seconds time remaining, Brother Jando. Wave, confirm. Oh. So, yan po ha. Napatunayan ko, Biblia, referensya, realidad na ang Sunday, ang Lord's Day ay Sunday, siyang itinuro ng disipulo ni Apostol Juan at hindi tayo mas magaling pa sa disipulo ni Apostol Juan. Sabihin natin si yung kanyang disipulo ang nagkamali at tayo yung tama. Mahirap yung ganun. Okay, Brother Roland, go ahead. Okay, time. So, time insaktong-insakto, Brother Jandot. Tumunog ang ating mahiwagang trompeta. Brother Dan Maasin ng 3A Media. Biblia ang pasultihon. Ready na? Ready na. Ready na, kasi ready okay, ka na. Meron kang... Yes. Okay na? Okay. Yes, bro. Yeah, so far, kinaka-headset ko para dili ko madunggan yun ako ang cross-examination. So, muna ang mag-headset. Okay, from the negative side, member ng 3A Media, member ng Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista Ugsia, ang Biblia ang pasultihon. Brother Dan Maasin. 10 minutes, go ahead. Okay. Binanggit mo, unang tanong, binanggit mo sa iyong presentation na sabi mo yung Revelation 1:10 daw ay hindi related sa ibang talata. Totoo ba 'yon o tama 'yon? Totoo okay. O tama? Pareho ang totoo. Moderator's time. Sandali. Okay, tama or mali? Okay, so yung yung categorical question natin should be yes or no. Okay? Should be yes or no. Okay. Okay. Go ahead, brother. Tama at totoo, pareho pala 'yon. Sabi mo sa iyong presentation na yung Revelation 1:10
na Lord's Day ay hindi yan, yung Revelation 1:10, hindi related sa ibang talata. Yung tanong ko, kung meron akong maipakita sa iyong referensya na ikinonek yung Revelation 1:10 sa ibang talata, tatanggapin mo bang nagkamali ka? Hindi ko tatanggapin kasi maliwanag din yung sinabi ng Bible scholar na hindi siya related. Okay, moderator's okay. Time. Time post tayo. Time post tayo. Sandali, brother. Huwag natin kalimutan ko na naman. Kung yung sagot natin ay hindi aabot ng isang minuto or yung katanungan natin ay hindi aabot ng isang minuto, magbigay tayo ng senyales. Sabihin natin, pakisagot, at saka yun lang ang sagot ko. Meron ka pang, meron ka pang 10 seconds, meron ka pang 50 seconds time remaining. Brother Jando, sasagutin, ipagpatuloy mo yung sagot or next question na? Next question na, bro, Roland. Okay, go ahead, brother. Brother Dan Masin. Time resume? Okay na to? Mau na to? Yes, go ahead. Next question na siya. Ah, okay, next question na. Sabi mo, hindi mo tatanggapin. Itong tanong, hindi mo tatanggapin dahil meron akong maipakitang ebidensya or hindi mo tatanggapin dahil hindi mo nalalaman na meron pala? Hindi ko tatanggapin kasi ayon kay Charles John Ellicott, hindi siya connected. It is referring to us to a day. Hindi siya panahon, hindi siya prophetical, it is referring to a day of worship, a very single day of worship. So hindi siya pwede i-relate sa ibang Lord's Day, ibang talata na Lord's Day, na referring naman sa second coming o sa araw ng paghuhukom. Hindi siya related doon, kahit sa ang Lord's Day. Bukod tangi siya, sabi nga dito, the phrase in this latter passage is totally different. Maliban na lang kung mapatunayan mong nagkamali ang Bible scholar at ikaw yung tama. Okay, yun lang sagot ko. Okay. Next okay, question. Sabi mo, hindi mo tatanggapin dahil yon ang sinabi ng iyong Bible scholar. Ngayon, paano nga kung meron akong mabasa? Pahihintulutan mo ba na babasahin ko yung, ay papakita ko yung ebidensya na aking sinabi at para malaman mong meron pala? Pahihintulutan mo ako, hindi? Sige, go ahead bro. Pakita natin para makita ko related ba talaga yan. Okay. Sandali lang ha, ma-share screen muna ako. Okay, moderator's time. Moderator's time. Time post tayo sa 7 minutes and 12 seconds. Okay, pinahintulutan niyo lang po ako, Mr. Moderator, ha? Yes, so, I said... Ipapakita ko lang ito pagkatapos, proceed ako sa next question. Yes, pag sinabi natin... Moderator's time, sandali. Sandali, Brother Dan Masin. Mag-question din naman ako mamaya, eh. Yes, Brother Dan Masin, sandali. Parang sandali lang, Brother Dan Masin. Pag sinabi natin moderator's time, makinig tayo sa moderator. Sorry, sir, dili kasi... Nag-moderator time tayo kasi alam kong inalaw ni Brother Jando ang kanyang time nga 1 minute to give in sa iyo, ibigay sa iyo. So meron kang 1 minute to present sa inalaw na oras ni Brother Jando, Brother Dan. You still have 42 seconds time remaining sa allowable time na binigay sa iyo. Go ahead, Brother Dan Masin. Sabihin nyo lang ha kung time na. Okay. Delay. Okay, ito po. Sana makita. With you. Ito po, the treasury of scripture knowledge. Ito po, Mr. Moderator. Makita nyo po yung mark at saka yung naka-highlight. Yun ay chapter 2. Itong titignan nyo po. Sana ma-zoom. Huwag mamalay. Kung titignan nyo po, Mr. Moderator, ito time. Po. Next question. Wala. Next question. Next question. At least meron na akong nakikita. Okay, next question. Sabi mo, mali
yung SDA sa kanilang pagsabi na yung Revelation na yung Lord's Day diyan sa Revelation 1:10 ay Sabat. Ngayon ang tanong ko sa iyo, kung meron akong maipakita sa iyo na ebidensya babasahin ng Katoliko na sinasabi na ang kahulugan ng Lord's Day o yung araw ng Panginoon ay Sabat, tatanggapin mong nagkamali ka? Hindi ko tatanggapin, bro, kasi kung alam mo lang ang kinikilala ng Katoliko, hindi yan tumutukoy sa araw ng Saturday. At ang iyong paliwanag siguro ay sumasalungat naman sa liham na binasa ko na sinulat ng disipulo ni Apostol Juan na sabi niya, Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's Day. Yun lang po. Next okay. question. Sabi mo, hindi mo tatanggapin. Hindi ko po tinatanong kung ano yung tinuturo ng Katoliko. Ang tinatanong ko sa iyo, paano kung mismo yung aklat ninyo nagsabi na ang kahulugan ng Lord's Day or yung araw ng Panginoon ay Sabat? Mali ba itong sinabi ng libro ninyo, ng babasahin ninyo? Mali ito o tama? Tama sinasabing babasahin namin. Sabi dito, pakita ko referensya. Ito. Sa paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the episodes of the New Testament. Sa Revelation chapter 1 verse 10. Oh, during my confinement in which place a heavenly revelation the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan ang tinutukoy dyan na Sabbath sa binasa mo. Basta Katoliko yung binasa mo, Christian Sabbath is Sunday. Pero hindi yan ang topic natin Sabbath, ha? Ang topic natin, Lord's Day. Go ahead. Next question. Ikaw yung unang nagbanggit nun, eh. Kaya tinatanong ko lang sa'yo. Ito. Sabi mo, tama yung sinabi ng aklat nyong ito. So, tinatanggap nyo mo ba yung sinabi ng aklat nyong ito na ang kahulugan ng Lord's Day ng Sabat ay Lord's Day? Tinatanggap mo ba o hindi? Uulitin ko, ang Sunday sa amin ay Christian Sabat, pero ang Sabat na kinikilala ninyo ay hindi Sunday. Kaya kapag kayo ang nagtanong ng patungkol sa Sabat, alam kong hindi Sunday ang tinutukoy mo. Okay, yun lang. Next okay. question. E paano kung mabasa ko dito na yung Sabat na binabanggit dito na Lord's Day ay connected doon sa Exodus chapter 20 verse 8? Na ayon doon ay yon ay Sabat at yung kahulugan noon ay Lord's Day. Tatanggapin mo ba pa rin na Sabat talaga ito na sa Exodus chapter 20? Ulitin ko na naman yung aking sagot. Kapag yung Katoliko gumamit ng remember the Sabbath day to keep it holy, alam mo na yung paliwanag nun. Remember the Lord's Day. Santusun mo ang adlong Domingo, pistang iglilihi. Hindi yan ang kinikilala nyo. Yun lang ang sagot ko. Next question. Eh kung paano mabasa ko dito na hindi yung sinabing santusun mong adlong Domingo, iglilihi, yung mismong sa Exodus chapter 20 na nakasulat na sinabi niya na Sabbath doon ay Lord's Day. Tatanggapin mo pa rin ba ito? Natama ito? Uulitin ko yung sagot ko. Sa paliwanag ng Katoliko, yung remember the Sabbath day to keep it holy, pagdating sa panahong Kristiyano, pinalitan na ng Lord's... O sige, go ahead. Objection, go ahead. Hindi ko tinatanong kung anong paliwanag. Categorical yung tanong ko eh. Hindi ko... Sumagot muna ng categorical. Okay. Kasi ang sabi ko, ang tanong ko ay kung tinatanggap pa rin ba niya ito. Na yung mismong nakasulat sa Exodus chapter 20 yung kinote para sabihin ito ng Sabbath ay Lord's Day. Yun lang kung tinatanggap okay, niya hindi na. Acknowledge. Objection time, 1 minute and 58 seconds. Meron ka pang time remaining 44 seconds, Brother Jando. Categorical answer, please. Okay, sinasagot ko po yung kanyang katanungan. Na tama 'yung sinasabi ng aklat ngunit ang kanyang pagkahulugan ang siyang mali. Kasi sa Katoliko nasa CCC natin 'yan, 'yung Sunday natin, 'yung Lord's Day natin, 'yun ang ating remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga nandito eh.
Oh, Sunday, which is our Christian Sabbath. Oh. Yan ang ano ko, yan ang paliwanag ko. Yan ang sagot ko. Okay. Next question. Moderator's time. Time remaining, 1 minute and 36 seconds. Brother Dan Maasin, meron ka na lang dalawang question. Two questions for Brother Dan Maasin. Go ahead. Okay, ito na lang. For clarification ito. Ang Diyos ba mismo? Ito, next question ko ha. Ang Diyos ba mismo ang nag-declare na ang Lord's Day ay Sunday? Yes or no? Yes. Ang Diyos mismo ang nag-declare sa pamamagitan ng binigay niya na sa na authority sa iglesia, Mateo 18:18. Anuman nang ipahintulot niyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit, at ipinahintulot sa lupa na ang Lord's Day ay Sunday. So, aprobado ni Kristo 'yon. 'Yon ang sagot ko. Last question. Okay, ginamit mo yung Mateo 16:18. Tanong, mabasa ba dyan sa Mateo 16:18 na sinabi ni Kristo na binigyan ko kayo ng authority na i-declare na ang Saba, na ang Lord's Day ay Sunday? Mabasa dyan sa Mateo 16:18? Yes or no? Objection, moderator. Objection, moderator. Yes, objection. Yung tinatanong niya sa akin na hindi yun ang isinagot ko. Paki ano yung tanong niya? Kasi yung tanong niya sa akin hindi related sa isinagot ko. Okay. So, ginamit mo ang Mateo 18:18, Brother Jando. Follow-up question niya dyan, Brother Jando, kung mababasa ba. So, kailangan nating sagutin ang kanyang tanong, Brother Jando, dahil sagot, ang ginamit lang niya is ang iyong sinagot mo na Mateo 18:18, which is very related sa ating topic. Go ahead, Brother Jando. Okay, ito. Ang sagot ko kanina sa Mateo 18:18, tandaan ninyo. Objection, Mr. Moderator. Objection, yes, moderator, objection. Sumasagot ako. Moderator's time. Yung tanong ko kategorikal. Moderator, counter objection. Yung tanong niya, yung specific na question niya sa akin, moderator. Brother Jando. Wait, sa yes. Brother Jando. Makinig muna tayo sa objection, bigay ko yung counter mamaya. Go ahead, Brother Dan. Okay. Masin, anong last objection question, natin? Last question na ito, Mr. Moderator. Oh, hindi naman mayroon yung tanong ko eh. Categorical yung tanong ko. Kung kasi binanggit niya nung sagot na sabi niya eh meron daw Diyos mismo nag-declare yung binasa niya Mateo 16:18 at sabi niya authority. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, mababasa ba diyan sa Mateo 16:18 na sinabi ni Kristo na binigyan niya yung authority ang mga apostoles na gawin o i-declare na maging Lord's Day yung Sunday. Mababasa ba dyan o hindi? Yes or no lang ho? Yung aking tanong. Okay. So, counter-objection. Yes, counter-objection. Ang counter-objection ko, moderator, yung ginamit ko talata, Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang paliwanag ko doon, isa sa ipinahintulot ng iglesia sa lupa, yung tawaging Sunday, Lord's Day, yung Sunday. Wala akong sinabi na mababasa sa talata na yung authority na tawaging Lord's Day yung Sunday. Wala akong sinabi ganun. Yung tanong niya, iba sa explanation ko, kaya counter-objection. Noted, Brother Jando. Pero yung follow-up question ni Brother Dan Maasin is related sa ating sa ating topic. Please answer the question, Brother Jando, for the final answer, Brother Jando, sa kanyang final question. Go ahead, Brother Jando. 44 seconds, time remaining. Ulitin ko po yung sagot. Wala ako, moderator, objection. For clarification, moderator. Yes, yes. Wala akong sinabi na nakasulat sa Mateo 18:18 na pinahintulutan sila, letra for letra, na tawaging Lord's Day ang Sunday. Noted. Yung tanong niya sa akin, nasa mababasa ba sa Mateo 18:18 na binigyan sila ng authority na tawaging Lord's Day yung Sunday? Hindi 'yon ang ano, hindi 'yon ang paliwanag ko kanina. Okay, noted Brother Jando. Oh, mahirap sagutin. Mahirap noted. Kasi sagutin, Brother Roland, pag yung tanong hindi related sa paliwanag ko.
Okay, noted. So, review natin yung review natin yung ano, yung counter ako, rules natin. Okay lang ba? Okay. Counter ako? Yes, go ahead. Counter objection. Okay. Ito last na siguro ang counter. Yung kasi yung tanong kung gano yung kasi yung last na tanong ko Mr. Moderator, follow up yun sa naunang kong tanong. Noted. Na kung saan sabi ko meron ba na ang Diyos mismo nag-declare na ang Lord's Day gawing ang Lord's Day gawing san ang Lord's Day Sunday. Noted. Ang sabi niya meron at ang talatang ginamit niya ay Mateo 18:18. Kaya noted. Tinanong ko siya kung mabasa doon na nag-declare ang Diyos sa mga apostoles na ang Lord's Day ay gawi ang Lord's Day ay Sunday kasi sabi niya meron eh doon sa noted. At ano ko unang tanong ko. So okay. Sabi niya mahirap daw sagutin. Okay lang 'yan sa akin pag ayaw na niyang sagutin. Last question okay. Din naman 'yun. Noted. Okay, brother Jando, yung rule number 2 natin, aro yung rule number 3 natin, categorical na tanong ay sagutin ang categorical na may kasunod na paliwanag. Gumamit ng Biblia at referensya sa patunay. So yung tema natin according to Bible and references, but at this time brother Jando, ang kinukuha niya is ang ginagamit niya ang Mateo 18:18 para sa ating katanungan na iyan. So follow-up question yan, Brother Jando. At sagutin na lang natin, Brother Jando, for another 44 seconds na time remaining. So noted, Brother Jando, and noted, Brother Dan Masen. Go ahead, Brother sige. Jando. Sandali, bro. Ipa-ulitin na lang natin tanong. Ipaulit ang tanong. Please, sagutin ko na lang, bro. Okay. Kunin ko na lang, bro. Sagutin ko na lang. Go ahead. Hindi siya mababasa letra for letra na binigyan ng authority para tawaging Lord's Day yung Sunday. Ang paggamit ko ng Matthew 18:18 to prove na anuman, general, ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kung naiintindihan lang sana nakatunggal ito yung terminong anuman, hindi niya i-specific letra for letra. Walang mababasa letra for letra, pero nauunawaan dahil sa katagang anuman ang ipahintulot nyo. Anuman, tinawag nilang Lord's Day yung Sunday, may pahintulot ni Kristo yon, aprobado ni Kristo yon. Si Kristo nagbigay ng authority. May declaration ng anuman ang i-declare ng iglesia, deklarado ni Kristo yon dahil sa authority okay, ibinigay ni Kristo sa iglesia. Ayan. Okay, time. Okay, maraming salamat Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender sa iyong mga mainit na sagot galing sa mga mainit na katanungan ni Brother Dan Maasin. Okay, for the second set, partner Japet Donaire. Hindi na po natin patatagalin mga kapatid. We will now proceed to the first stand of our very own Brother Dan Maasin of Seventh-day Adventist Church. Partner Dan, are you ready? Yes, Mr. Timer, ano lang ako, hingi lang ko sa iyo ng sa timer natin na kapag mag 10 minutes na lang yung natira, paki-inform lang ako na 10 minutes na lang. Okay. Yes, bro. No, katulad pa rin kanina, 10 minutes, 5 minutes, and last 2 minutes. Yeah, ganun pa rin. Okay, thank you very much. The time is yours. Proceed. Okay, thank you. Thank you mga kapatid at mga kaibigan at ating moderator. Mga kapatid at mga kaibigan, naka-off ba yung ano ko? Okay, ito. Mga kapatid at mga kaibigan, ang last po na tanong ko sa kanya, last two questions na tinanong ko sa kanya ay ang Diyos ba mismo ang nag-declare na ang Sunday ay ang Lord's Day ay Sunday. Napakaliwanag po ng kaniyang sagot. Ano yung kaniyang sagot? Yes po. Ngayon, ano yung kaniyang paliwanag sa salita ng sagot na yes? Sabi niya, dahil daw doon sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad sa Mateo 18:18. Ganito, ganyan daw, authority. Kaya tinanong ko siya, mababasa ba dyan na ang authority, nagbigay ang Diyos ng authority? Kasi sabi niya, meron eh. Mababasa ba dyan na nagbigay ang Diyos ng authority na ang Sunday gawing Lord's Day?
Abay, irrelevant na daw? Paano naging irrelevant yun? Eh, ang sabi mo, yes, mayroong mababasa. Ngayon, ano yung authority, mga kapatid? Ano yung sinasabi na authority na ibinigay ng Diyos doon sa kanyang mga alagad? Actually, pagbabasahin mo lang yung context, walang kinalaman yun yung Lord's Day. Doon lang siya gumamit sa sinabing anuman isinama pati yung pag-declare ng Lord's Day. Okay, time pause tayo, Brother Dan Masin. Wala kang audio, bro. Bro, wala kang audio, bro. 13 minutes and 13 seconds. Bro Dan Masin? Sandali po kasi, yung host nag-mute sa akin. Okay, okay. Huwag naman akong i-mute, mga kapatid. Okay, time resume. Okay, time resume. Saan ba ako na natapos? Okay, 13 minutes and 13 seconds. Time resume. Go okay. Ahead. Bro Parts, bro okay. Parts. Sorry. Yes. Nag-chat ako sa iyo, bro Parts. Paki-reply down. Thank you. Okay. Okay, basahin natin, mga kapatid. Yung Mateo 18. Actually, yung binasa niya, Mateo 18:18. Babasahin mo lang yung verse 15. Malalaman mo na kung ano yung authority na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ito sabi sa verse 15. If a man, ano po ito? New Living Bible, kasi yung Tagalog ko nandito sa camera, hindi ko mabuksan. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again you so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Anong kaso na binigay niyo? Yung pagkakasala, sabi niya. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. I tell you the truth. Whatever you forbid on earth, will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth, you will be permitted in heaven. Ang context po nito, mga kapatid, maliwanag tungkol po sa isang kapatid, believer na nagkasala at gusto mong makipag-sitol. No? Wala pong sinabi dito na kasi inisip niya na anuman. Abay, idamay yung lahat, pati yung utos ng Diyos, kasi paniniwala nyo yun, interpretation nyo yun. At hindi mo pwedeng ituro ipatuon sa Tagalog. Ipaniwala yung tao, lalo na kung hindi mo ka pananampalataya, doon sa kung ano yung pagkakaunawa nyo sa sinabi ng authority. Binanggit na ng Biblia kung ano yung authority na yun. Ngayon, puntahan natin yung pupuntahan po ako sa presentation ko, baka kasi kapusin ako sa 10 minutes. Ito, mga kapatid. Ginamit niya kanina yung si Ignatius, kasi daw si Ignatius ay ano daw? Confirm ko lang, Mr. Moderator, Mr. Timer, makita ba yung screen? Yes. Yes. Yes, bro. Okay, thank you po. Si Ignatius daw ay alagad ni sino to? Ni Juan. Ngayon, meron siyang part doon, mga kapatid, ay hindi niya, merong part, iwan ko kung hindi niya ito na-research, hindi niya nabasa, kaya yun lang ang binasa niya. Ito po yung sabi ni D.E. Carson, mga kapatid, sa From Sabbath to Lord's Day, na kanyang aklat. Anong sabi niya? Doon sa sulat ni Ignatius sa Magnesians, sabi dito, no longer sabbatizing, yun po nakasulat kay Ignatius. Sabi dito, approaching 10 minutes, approaching 10 minutes. No longer sabbatizing but living according to the Lord's Day. O meron yung Greek. Nakita niyo yung Greek. On which, yung Greek sinabi, also our life arose. Pero tingnan mo, mga kapatid, yung sinabi sa second paragraph. This passage, yung sulat ni Ignatius, has provoked textual debate since the only Greek manuscript, yung Greek manuscript, mga kapatid, extant reads, anong mababasa doon pala sa Greek manuscript sa sulat ni Ignatius?
kata koryakin zoen zontes, which could be translated literal ayo ang dapat na magpag-translate dapat sa English, living according to the Lord's life. Yun po dapat ang literal na pagka-translate. Kaso nga lang, o kung pagpatuloy mo basa dito, yung mga scholar inumit yung salitang zoen, zoen at ginawa siyang Lord's Day. Yun po mga kapatid ang nangyayari doon. Kaya pag sa Greek na sulat ni Magnesian mga kapatid, kata Kuryaki Zoen Suntis yung nakasulat doon. Hindi Kuryaki Himira. Yun po ang katotohanan. Ngayon, ninintay kong gagamitin yun. Baka mamaya sa kanyang rebuttal, yung Gospel of Peter. O, hinintay kong basahin mo yun. Pero ito mga kapatid, ito pa ang dagdag, sabi ni D. Carson mga kapatid. The term Kuryaki Himira, the Lord's Day, sabi niya, there are four possible interpretations of Kuryaki Himira in Revelation 1:10. Apat pala ang posible na interpretation dyan, Mr. John Doe. Ano yun? The eschatological day of the Lord, the Saturday Sabbath, Easter Sunday, and Sunday. Yun po ay interpretation. Sa makatwid mga kapatid at mga kaibigan, hindi porkit meron siyang ipinakitang mga talat. Time post tayo? Dan Masin? Yes, are you po? There? Yes po. Wala ba? Brother Dan, 8 minutes and 4 seconds. Ano, wala ba ko? Yes, partner. Ano? Ba't ako nawawala? Continue, bro. Okay. Moderator's time. Moderator's time, bro. Hindi ka visible sa akin. Ano? Nag-time post ako kagad, 8 minutes and 4 seconds. Time resume, go ahead. Wag naman sana signal. Okay na. Wala ka na, so, wala. Hindi porket meron siyang binasa, meron siyang mga binanggit na mga referensya, paniniwalaan ka agad natin. Apat ang interpretation doon ayon ni D. Carson. Ngayon, puntahan natin yung kanilang mga aklat kasi 10 minutes na tayo. Tayo, RCC Book Statements about Lord's Day and Sunday. Ito ho ang sabi mga kapatid, ka St. Catherine Catholic Church Sentinel. Yung may araw, hindi masyadong mabasa pero nilakihan natin. Ito mga kapatid, anong sabi dito? The Day of the Lord, Dies Dominica, binanggit niya yung kaninang Dies Dominica, sabi dito, was chosen not from any direction noted in the scriptures, but from the church's own power. Yung Dies Dominica pala, yung Day of the Lord mga kapatid, yung Dies Dominica na sinabi niya, yon ay Sunday, pinili yon mga kapatid, hindi sa direction na noted doon sa scriptures. Kung itong naintindihan ito ni Mr. Alabado, maliwanag na sinabi dito, walang kinalaman yung Sunday doon sa scriptures kasi hindi pinili yan, hindi galing sa scriptures. Yung mga pinagbabasa niyang mga translation mga kapatid, kontra sa kung ano yung sinabi dito. Bakit? Nagbabasa siya sa mga translation, ang sabi dito, pinili yan. Walang kinalaman yung scriptures. Kasama ho dyan yung Revelation 1:10 sa scriptures. Alam nga naman, itanggit niya na hindi yung kasama sa scriptures. Yung Revelation 1:10. Ito pa ang sinabi mga kapatid sa The Faith of Our Fathers ni Catholic Cardinal Gibbons. Basahin ko na lang yung naka-highlight. Gusto ko sana basahin yung sa itaas. Kaso lang, baka maubusan ako ng oras. But you may read the Bible from Genesis to Revelation. Kasama dyan, Revelation 1:10, Mr. Alabado. And you will not find a single line authorizing the sanctifications of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never observe. Wala daw Sunday. Pagbabasahin mo yung Biblia, binanggit pa yun sa babaw na explicitly. Wala yan sa scriptures, mga kapatid, or sa Bible, mga kapatid. Ito pa, the faith explained. Ito ang kanilang sinabi, mga kapatid. Ito yung author. At pasensya nyo na kung hindi medyo mabasa ninyo kasi cellphone lang yung gamit ko. Ito yung sabi, mga kapatid. Not related daw, pero ito, mga kapatid, babasahin ko to, hindi po ako nagpapatunay. Malamang lang po na yung mga referensya na pagbabasahin natin, meron tayong mabanggit na Sabat o Saturday, mga kapatid. Hindi naman pwede na ilalaktawan ko lang yung mga salit katagang yun. Ito yung sabi, mga kapatid, sa kanilang aklat, The Faith Explained. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ano palang original, mga kapatid?
pinalit na lang yung Lord's Day pala, yung Sunday na pinatutunayan yung Lord's Day. Pinalit na lang yung galing sa Saturday. At wala yun sa Biblia. Walang sinabing Biblia na ganun. Oh, ito, babasahin nyo na lang. O kung gusto nyo, screenshot nyo na lang. Babasahin nyo na lang kung yung kasunod. O ito pa. O itong karugdugan. We know that in Old Testament times, sabi niya, hindi daw related sa ibang ano yung Lord's Day. In Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's Day. Oh, ito pa mga kapatid, the Catholic faith. Ah, hindi na lang ito siguro kasi 5 minutes na lang. Ito na lang. The St. Joseph Baltimore Catechism. Ito yung Hellobstadt. At ito yung sinabi mga kapatid. Uy, ulihi. Sorry na, delay yung aking screen. Ito sabi mga kapatid. 253 sa kanilang St. Joseph Baltimore. Sabi dito, why does the church command us to keep Sunday as Lord's Day? Sino nag-command? Yung church. Oh, sabi niya, the church command us to keep Sunday as the Lord's Day because on Sunday Christ arose from the dead on Sunday and the Spirit descended upon the apostles. Ito po yung kanilang dahilan. Wala kang mababasang ganun mga kapatid sa Biblia na kaya yan pinili ng Lord's Day. Kaya nga yung kasunod na sinabi ng kanilang aklat, for this reason, sino yung nag-change? The church, for this reason, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Maliwanag kapatid. Yung Katoliko ang nag-change ng Lord's Day from Saturday to Sunday. Ang tanong, kung hindi nilipat ng mga Katoliko, ano dapat ang Lord's Day? Kung hindi nilipat mga kapatid, kayo na ang nakakaalam noon. Oh, ito pa, the Ten Commandments. Oh, basahin natin. Ba't delay itong sa ano? Babasahin ko lang mga kapatid, at magkasunod kayo. Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first emperor to convert Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire, in line with the teaching of the church ever since. Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with the exceptions of the Seventh-day Adventist, excepted that yung Seventh-day Adventist. Bakit? Okay, time pause tayo. Brother Dan Masin. Okay, ready na bro? Ready na, Jod. Okay, 2 minutes and 40 seconds, your final time. Well, dili na ko maghatag o warning pa, Brother Dan, sa time. So, go ahead na lang, bro, hantod. Tingog ang atong mahiwagang trompeta. Time is yours, Brother Dan. Go ahead. Okay, padayon tayo mga... Ay, tuloy po... Tagalog eh. Tuloy po tayo mga kapatid at mga kaibigan. Yun po, napakarami po mga aklat ng Roman Catholic na sumpaki or tutol doon sa kanyang sinabi na hindi daw related sa ibang talata at hindi daw Sabat yung Lord's Day. Ito pa, sabi dito sa kanilang Catholic Catechism of the Catholic Church. Sabi po dito mga kapatid, sa 2170, Scriptures also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from bondage in Egypt. Yun pala ang memorial ng Israel's liberation doon sa bondage sa Egypt. Yun po pala, sabi ng kanilang aklat, ay Lord's Day. Malamang sa malamang mga kapatid, hindi po aaminin at tatanggapin ng aking kausap na si Mr. John Do Alabado na ito'y Sunday. Sabihin niyang Sunday ito, yung liberation doon sa Egypt. Maliwanag po mga kapatid, no, doon sa 2168, yung sa itaas, kung ano yun. Oh, ito pa. Bible story na po ito mga kapatid, pero ang nagsulat po nito ay si Reverend Baron OSB ito, at saka si Reverend Alexander Jones, iwan ko kung anong mga acronym nito, yung still is basta kay mga reverend. Ito nagsulat. Ito yung story mga kapatid doon sa Lucas 4:16. Sabi po dito, Jesus also came to Nazareth where he had grown up. On the Lord's Day, he went to the synagogue as he had always done in the past. Yun palang araw na kung saan pumasok si Kristo sa sinagoga mga kapatid. Lord's Day yun. Wala kang mababasa sa Biblia, si Kristo pumasok sa sinagoga araw ng Linggo at tinawag niya na Lord's Day yun. Walang ganoon mga kapatid. O dagdag pa,
Ito ang pagsinabi niya, doon naman sa nangyari sa Capernaum. Jesus and his disciple now entered Capernaum, and on the Lord's day, Jesus went to the synagogue and spoke to the people. Oh, yun po mga kapatid. Maliwanag po kung anong sinabi ng kanila. Other references, outside the Bible na po ito, outside sa Catholic Church mga kapatid. Ito yun, the Companion Bible. Basahin niyo po ito mga kapatid. Yung, kung makikita niyo po ito, sana makita niyo lang. Yung Revelation 1:10, tingnan niyo po yung naka-highlights. Yun po ang naka-highlights, yung Lord's Day, sabi dito, the Day of the Lord. Kinunik yung Isaiah, yung sabi dito, He Koryaki Himera, the Lord's Day. Yung ikatatlong highlight mga kapatid, yung sabi, not our Sunday. Yun po ang sinabi mga kapatid ng talata. I mean, yung Biblia pala, yung Companion Bible. O, ito pa. O, ito yung sinabi ko kanina mga kapatid. Tingnan mo na lang ito. Kasi nga, yung Revelation 1, ikinunik doon sa Mark chapter 15. Masin, time na. Hello? Yes, time na bro. Atin na ba? Ay, sorry. Okay. So, tumunog na ang ating mahiwagang trompeta. Partner, go ahead. Okay, maraming salamat, partner. Maraming salamat din sa ating negative speaker from Seventh-day Adventist Church sa pagtutol po ng ating paksa. Ano nga ulit yung paksa, partner? Kasi nasa iyo yung kopya. Okay, so yung paksa natin, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutuo ng Biblia at referensya. Ayun. Thank you, partner. So ngayon po, dadako na po tayo sa atin pong cross-examination. Nasa round 1 pa lang po tayo, ha. This time, ang affirmative po ang magtatanong sa ating negative speaker. Brother Jando, ready ka na kapatid? Okay, ready na po. Sige. The time will start when you start to ask a question. Proceed. Okay, unang tanong. Brother Dan, may ginamit ka kanina na aklat kung saan ang tinutukoy daw ni Bishop Ignatius of Antioch na no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's days, living according to the Lord's life. Tama ba yung sinabi mo kanina? Ito sagot. Hindi ho ako ang nagsabi. Yung pong author ng From Sabbath to Lord's Day na si D.A. Carson. Ang sabi po niya kasi, yung statement daw na no longer sabbatizing but living according to the Lord's Day, yung Greek po noon, sabi niya, ay kata koryakin zoen suntes, which could be translated living according to the Lord's life. Yun po ang kanyang sinabi. So kung may problema ka dito, so hindi ako yung may problema dito. At hindi ako yung sabi dito, kundi yung aklat po ng aking binasa. Ikalawang tanong, nasiguro mo ba na yung ginamit niyang Greek, yun talaga ang nakasulat sa sinulat ni Bishop Ignatius? Nakita mo ba ang original Greek na sinulat ni Bishop Ignatius to prove na yun ang kailangang ibig sabihin? Okay, itong sagot. Yung original Greek ay hindi ko nakita. Pero yung nakita ko, yung sinabi niya. Alam naman siya nung nagtulat nito, hindi niya nabasa. O siya, tanungin mo kung bakit yun, ito yung Greek ang kanyang sinabi. Kasi yung kanyang sinabi, sabi niya, this passage has provoked a textual debate since the only Greek manuscript extant reads kata koryakin zoen zontes, which could be translated living according to the Lord's life. Ito po yung aking nakita kasi sinabi niya eh. Oh, so siya ngayon ang i-questionin mo kung nakita ba niya o hindi, kasi siya po mismo ang nagsulat kung ano yung Greek na sulat ni Magnesian. Okay, tinatanggap mo ngayon na yung palang ibinigay mong batayan ayon doon sa nag-interpret at hindi ayon sa mismo nagsalita. Okay. Ang tinatanggap ko, yung kung ano yung aking nabasa. Kasi yun ang objection, sabi niya. Objection, moderator. Objection. Categorical yung tanong ko. Sige, pakiulit ng categorical, Sir Jando. Tinatanggap mo ba ng ibinigay mong ebidensya
eh batay lamang sa nag-interpret at hindi talaga sa mismong nagsalita. Okay. Okay. Ito ang ito yung sagot ko. Sandali, partner Dan. Tinatanggap ko nga yung sinabi niya. Partner Dan. Sorry. Wait lang. Delayed, no? Ayan. Pakisagot lang muna. Yes, nagsimula ka na naman, ha? Again, simula muna ng sagot sa categorical at meron kang 1 minute para ipaliwanag, suportahan ang inyong sagot. Sige, pakisagot, Sir Dan. Okay. Ito ang sagot ko. Tinatanggap ko yung sinabi ng libro ni Dickerson. Kasi siya mismo nagsulat. Sabi niya, the only Greek manuscript na extant, yung extant meaning yung nandyan, sabi niya is mababasa doon, kata Kuryakin Zoen Suntes. Yun po yung only Greek manuscript na sabi niya. Eh ngayon kung may ipakita ka, hindi questionin mo siya. Siya yung nagsabi, hindi ako, binasa ko lang ho kung anong sinabi ng aklat. Okay. So, tinatanggap mo ba na batay sa interpretasyon noong ginamit mong aklat, yung Lord's Day ay hindi talaga tumutukoy sa araw ng Linggo batay niya sa sinabi ni Bishop Ignatius? Okay, itong sagot. Yung tanong mo ay hindi ko tinatanggap. Bakit? Wala naman siyang sinabi na interpretation niya to. Ang sinabi niya dito, maliwanag, the only Greek manuscript extant read kata Kuryakin Zoen Suntes. Wala siyang sinabing interpretation niya lang to. Okay. At ang sabi niya, which could be translated living according to the Lord's life. Yun po. So tinatanggap mo ngayon na batay sa unawa ng ginamit mong aklat, eh para kay Ignatius, ang ibig sabihin na sinabi niya is living according to the Lord's life at hindi araw ng Linggo. Okay, hindi ko rin yung tinatanggap yung tanong mo. Bakit? Wala rin sinabi yung author ng libro na yun ay batay sa kanyang unawa. Walang ganun, wala siyang sinabing ganun. Ito ang sinabi niya, the only Greek manuscript extant reads kata Kuryakin Zoen Suntes, which could be translated living according to the Lord's life. Wala siyang sinabi yun ay batay lang sa kaniyang unawa. Yun ay batay lang sa kaniyang interpretation. Wala siyang sinabing ganun. Meron siyang keynote na Greek na extant daw sa sulat ni Ignatius sa Magnesians. Kung may problema ka nito, siyang questionin mo. Okay, next question. Ayon sa aklat ni Bishop Ignatius sa kanyang sulat sa mga taga-Trallians, sinasabi niya, at the dawning of the Lord's Day, he arose from the dead. Tanong, naniniwala ka bang si Kristo arose from the dead on the day of Sunday? Okay, ito sagot. Sa pagkakaalam ko, yung sinabi nung at the dawning of the he arose from the dead, the Gospel of Peter ko yan nabasa. So, objection, hindi moderator. Hindi ako pamilyar. Objection, moderator. Okay, objection, yes. Ang tanong ko, categorical. Mm-hmm. Tinatanggap ba ng aking katunggali na Jesus arose on Sunday o hindi? Okay, ito sagot. Yan yung tanong mo? Sige, partner Dan, go okay, ahead. Okay, ito yung sagot. Tinatanggap ko yung si Kristo ay nag-arose siya sa nabuhay siya Sunday dahil yon ay mababasa or mapapatunayan sa Biblia. Pero kung sasabihin mo, gagamitin mo itong kay Ignatius para lang sasabihin mo kasi sinabi nitong dawning, iyon ay hindi ko tatanggapin. Bakit? Walang sinabing ganun sa Biblia. Magbasa ka. Ang patutunayan mo, Biblia at referensya. Dapat yung sinabi ng inyong Biblia, suportado yan sa yung sinabi mong referensya, suportado yan sa Biblia. Walang ganun sa Biblia na ang Lord's Day, yung pagkabuhay muli ay sinabing Lord's Day doon sa Biblia. Walang ganun. Sunod na tanong. Question. Tinatanggap mo ba ngayon na ang tinutukoy pala ni Bishop Ignatius na Lord's Day ay yung araw kung kailan na buhay na maguli si Kristo? O hindi? Okay. Hindi ko rin yung tatanggapin. Bakit? Eh, sabi nga ng libro dito, yung sa kanyang binasa ko doon sa Magnesians na ginamit mo, 9-1, hindi to 9-1, 9 ba to? Pero ito kasi yung Lord's Day ang yung dawning.
Gospel of Peter ko nabasa, eh, pakicheck mo yung referensya mo, baka nagkamali lang, hindi kay Ignatius yan. Kasi yung sabi doon kay Ignatius, yung 9-1 doon, ay sabi doon, no longer sabbatizing but living according to the Lord's Day. Yun ang sa English. Pero sabi ni Ignatius, yon po ay the only Greek, sorry, Ignatius, sa author pala, ni D.E. Carson, the only Greek manuscript extant, read kata, koryakin, zoen, zontes, with, which could be translated according to the Lord's life. Kung 9-1 yung tinutukoy mo, parang hindi yan, Gospel of Peter yan. Kasi, Next question. Tinatanggap mo ba ngayon na hindi pala Sunday, yung Lord's Day na tinutukoy ni Bishop Ignatius kung kailan nabuhay na maguli si Kristo? Yes, tinatanggap ko. Nasabi mo, hindi pala Sunday yung Lord's Day na tinutukoy ni Ignatius. Bakit? Sabi nito ni D. Carson, no? Yung sulat ni Ignatius, sabi niya, the only Greek manuscript extant reads kata koryakin zoen zontes, which could be translated living according to the Lord's life. Review mo yung research mo kung saan mo yan nakuha, kasi parang yung statement na yan para sa Gospel of Peter page chapter 35 yan. 50 yan. Next question. Tinatanggap mo ba ngayon na para kay Bishop Ignatio si Kristo na buhay na maguli hindi araw ng linggo? Moderator's time. Pagkatapos mong magsagot, Brother Dan Maasin, Brother Jando, two questions remaining. Go ahead. Okay. Ang tanong mo, pakiulit nga. Ano ko sa sabi ng moderator? Tinatanggap mo ba na batay kay Ignatio, si Kristo pala ay hindi pala nabuhay na maguli sa araw ng Sunday, kung hindi pala Sunday tinutukoy niyang Lord's Day? Okay. Itong sagot, hindi ko pa rin tinatanggap yung sinabi mo. Bakit yung sinabi mo ay sabi pala ni Ignatius? Walang ganun si Ignatius na sinabi. Hindi pala. Sunday, walang ganun. Ikaw lang sabi nun. Ito sinabi ni Ignatius, ha? Ayon dito kay D.E. Carson, the only Greek manuscript extant reads kata koryakin zoen sontes, which literally means living according to the Lord's life. Walang sinabi na hindi pala Sunday na buhay. Hindi mo ganun. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-check mo yung pinakita mong referensya, kasi parang hindi si Ignatius lang sabi niyan. Parang mababasa natin yan sa The Gospel of Peter chapter 35. 50 at 51. Pakicheck mo ulit. Parang doon ko yan nabasa. Yun ang hinihintay kong ano mo eh. Time. Last two questions. Okay. Last two questions. Okay. Ayon naman dito ngayon kay Anatolios, Bishop of Laodicea noong 3rd century AD 270. Our regard for the Lord's resurrection which took place on the Lord's Day will lead us to celebrate it. Tanong, anong araw ang Lord's Day na tinutukoy dyan ni Bishop Anatolios? Okay. Yan ay AD 70. So, yon po ay wala ng mga apostoles. Ang tanong mo kung objection, anong araw... Objection, moderator. Yes, objection? Sorry. Very categorical yung tanong ko. Okay, paulit po ng categorical at ating ipasagot sa kabilang panig. Anong araw ang tinutukoy ni Bishop Anatolios na Lord's Day kung saan naganap ang Lord's Resurrection? Okay. Pasagot. Ang Brother araw Dan na tinutukoy dyan, ayon doon sa inyong libro at sa inyong binasa, ay Sunday. Bakit? Huwag kang matuwa. Bakit? Yan ay dated 270. Anong ginawa ng inyong church? Bakit na tinutukoy yan ay Sunday? Kasi nga ganito, Catholic Baltimore, anong ginawa ninyo? For this reason, the church, yung Katoliko, sabi niya, change the day from Saturday to Sunday. Kaya yung naging tinutuko dyan, 270 AD, which is naging common na yung Lord's Day na tinatawag na Sunday. Kasi nga, pinalitan. Kung hindi pinalitan. Yun. Kaya nga, tutol pa rin ako kahit ilang yung church father mo na tumutukoy dyan sa Sunday. Fine. Next question. Last question. Ano lang yung Biblia? Ang ano eh? Last question. Ito pa. Sabi naman ni Augustine of Hippo na
He brought it about that his body rested from all its works on Sabbath in the tomb, and that his resurrection on the third day, which we call Lord's Day, the day after the Sabbath. Tanong, anong araw yung Lord's Day after the Sabbath? Okay, ito ang sagot. Ang araw diyan na sinasabi niya na Lord's Day, yon ay Sunday. Bakit? Oh, wag kang matuwa kasi yung Revelation 1:10, yung Biblia at Revelation siya. Anong bakit? Anong ginawa mo? Ito, the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Pinalitan nyo kasi. O kung hindi nyo pinalitan, o hindi talaga yung tatawaging Lord's Day pag hindi nyo pinalitan. Alalahanin mo na ang patutunayan mo, Biblia at referensya. Kaya kahit ano pa yung sinasabi na mo yung mga referensya mo, ang sabi doon, wala sa Biblia yung Lord's Day, yung Dies Dominica. Kaya hindi yan suportado. Kung baga, sa Bisaya pa, piang na ang imuhang ipatunayan, kaya ang pinatutunayan mo, apilay. Kung sa Tagalog pa, pilay yan. Bakit? Yung pinatutunayan mo, Biblia, referensya. Eh, yung Biblia nyo. Ano yung sabi ng aklat nyo? Okay, wala time. Sa Biblia. Okay, time's up. Maraming salamat, Brother Dan Maasin from Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat din sa pagtatanong mula from affirmative side. Tapos na? Brother Jando. Yes, sir. It's already time. Okay. Hindi pa tapos ang debate. Yung cross-examination lang ang tapos. Meron pa tayong round 2 at may conclusion pa. So, partner Roland, okay. Magbasa tayo comment. Ikaw yes, na. Maraming salamat, brother. So, proceed na lang tayo, brother, kasi medyo lumalalim na yung gabi, no? Okay. So, proceed na tayo sa ating second set, sa ating rebuttal, kasi medyo mahaba-haba ang ating rebuttal. Nasa 15 minutes ang ating rebuttal ngayon, kaya proceed na lang tayo. Rebuttal, Brother Jando Alabado. Go ahead, brother. Okay, yung ating katunggali natin eh laging iginigiit yung the church commands. Yan. The church commands. Ano pa 'yon? Nilipat lang ng church. Eh pinaliwanag naman 'yan sa paborito nilang ginagamit na Peter German Converts Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50. Etong sinasabi, by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Kaya ako nga ginamit kanina yung Mateo 18:18 bilang patunay na yon ay authority. Sabi niya kanina, ang tinutukoy lang daw doon ay yung nasa versikulo 15. Yung sa versikulo 15, maraming diniklarang aral ang mga apostol, gaya ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12, may tinuro siya, hindi sinabi ng Panginoon, kundi batay lamang sa kanyang opinion. Tapos, sabihin niya, yun lang, nandoon lang, ay mali yun. Kaya nga, may nangyaring transferring, kasi, balikan natin yung referensya, no? O yan, the church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power. Wala kasi sa SDA yan eh. Yung divine power na yan, di binigay yan. Kaya sila, kung ano yun nasa Biblia, ayun lang. Ano yung turo ng kanilang tagapangaral, ayun lang. Pag wala na doon, wala na. Pero tayo mga kapuntos, meron tayong divine authority. Baka sabihin, hindi naman authority ibig sabihin yan. O, basahin natin dito sa Amplified Bible yung binigay kay San Pedro, pareho lang to eh. Sa verse 19, ang sabi dito, I will give you the keys. Ano yung sabihin ng keys? Authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose on earth will have already been loose in heaven. Baka sabihin naman niya ngayon na ano yan? Pagkakasala lang yan. Yung Bible scholar, hindi naman yan ang ina-aproba ng Bible scholar. Ang aprobado ng Bible scholar, ang tinutukoy niyan, authority. Para makapag-disiplina. Kasi hindi makapag-disiplina kung hindi gagamitan ng authority. Sino ka ba para anuhin ako kung wala kang disiplina? Ito, Mateo 18:18.
Yan, anong ibig sabihin ng talata na ano na ano sinabi ng Bible scholar tungkol diyan? Para sabihin nag-iiba lang ako ng ano. Meron akong batayan. Ayan, oh. The meaning of this verse is whatever you shall do in the discipline of the church shall be approved by God or bound in heaven. Kaya ano man yung ituro mo? Ha? Sa lupa eh aprobado ng Panginoon. Kaya tinuro ngayon ni ano ni Apostol Juan kay Ignatius na yung Lord's Day eh Sunday. At yun naman ang itinuro naman ni Ignatius sa kanyang mga alagad. Sabi pa niya, aba, mas naniniwala siya doon sa nag-interpret na ano, na nagsulat ng aklat eh kay Ignatius, maliwanag yung kay Bishop Ignatius na yung Lord's Day pala, ha? Na yung Lord's Day pala eh ano pala yon? Tumutukoy pala yon sa Sunday. Oh, yan, sabi niya pinagbintangan pa naman niya yung ano daw, the Gospel of Peter daw yon. Anong Gospel of Peter? Hindi yung Gospel of Peter. Sulat yon ni Apostol Juan. Yon sa ano yon? Sa ito. Yon ay nasa ito. The Epistle of Ignatius to the Trallians. Hindi yan kay Peter. Sulat yan. Yan ang nagpapatunay. Sabi ni Bishop Ignatius, during the Sabbath, he continued under the earth. Tama. Nasa ilalim siya ng lupa ng Sabbath. Oh, in the tomb in which Joseph of Arimathea had laid him, at the dawning of the Lord's Day, he arose from the dead. Oh, yung palang Lord's Day pala na para kay ano, kay Bishop Ignatius, yun pala ang day that Jesus arose from the dead. Eh, anong araw yun? Ayon sa Biblia, hindi ba? Linggo? Mateo 28:1? Mateo 10 minutes. Oh, 10 Mateo, minutes. Mateo 28:1? Araw ng Linggo, nabuhay si Kristo. Eto naman, yung sinabi ni Bishop Ignatius doon sa Magnesians na ang Christian was no longer observing the Sabbath. Yun, ebidensya na nga yun eh. Was no longer observing the Sabbath. Ibig sabihin, hindi nga Sabbath yung Lord's Day. Kasi yung tinutukoy ni Bishop Ignatius na Sabbath ay yun yung Sabbath na kinikilala ng mga Israelita. Ginamit ko kanina yung ano, yung Matthew 18:18, anong tinanong niya sa akin? Mababasa ba? Wala mo lang sinabi, mababasa doon sa Matthew 18:18. Kaya nga sinabi ko kanina eh, kung nauunawaan lamang niya, apil na, kung nauunawaan lamang niya yung katagang anuman, eh huwag niyang i-specific lamang sa isa. Wala nung sinabi kanina na mababasa letra por letra, pa sabi niya, mababasa ba na nandyan? Eh hindi ka pala marunong umunawa ng mga talata. Ayun o. Oh. Ayun dito. O. Oh. Sabi ni Bishop Ignatius, yan, o oh, dagdagan pa natin ng ebidensya, yung iba. Ayan, Peter Archbishop of Alexandria. Oh, but the Lord's Day we celebrate as a day of joy because on it he arose again. O anong araw yan? Sabado ba? Sino bang mas magaling? Sino bang mas nakakaalam? Yung mga sinaon ng Kristiyano o yung author ng aklat na kinuha niya? Oh. O yung author ng aklat na kinuha niyang sino ba yung author na yun? Nakalimutan ko sino ba yung author na yun. Si Torrey ba yun? Torrey? O si Carson? Si Carson na isang ano, isang professor ng Trinity Evangelical Divinity School. Oh. Ah, oh, at saka ito. Oh. Ito pa. Ayano. Oh. Yung isa pang ebidensya, Athanasius. Si Athanasius, oh, on Sabbath and circumcision. Ano sinasabi niya dito? Ha? Huh? So we honor the Lord's Day as being the memorial of new creation. The Sabbath was the end of the first creation. The Lord's Day was the beginning of the second, in which he renewed and restored the old in the same way he prescribed that they should formerly observe the Sabbath as a memorial of the end of the first things. So we honor the Lord's Day as being the memorial of the new creation. Tapos itatambig mo doon sa ano, sa Exodus 20. New creation nga yung Lord's Day sa mga sinaunang Kristiyano. Itatambing mo doon sa Exodus 20. Ang layo naman ng nilipad mo. Sino kayang ito mahirap dito eh. Yung interpretation ng mga ginamit niya mga kapuntos iba
sa nararanasan ng mga sinaunang Kristiyano. Eh, kanino tayo maniniwala? Doon sa nag-i-interpret lang o sa talagang mismong nakakaranas? O yan, dagdagan pa natin. O, Augustine of Hippo, he brought it about that his body rested from all its works on Sabbath in the tomb, and that his resurrection on the third day, which we call the Lord's Day, the day after the Sabbath. O ano yan? Sabado pa rin yan? Iba. O, Eusebius of Caesarea, the day of his light was the day of his resurrection from the dead, which they say as being the one and only truly holy day and the Lord's Day. Oh. Tapos sabihin niya na ano, na hindi, iba daw, iba daw. Oh, ayun. Ano pa yung ebidensya ginamit ko nina na hindi niya kinuwestiyon? Yung Encyclopedia Americana. Oh, yon. Yung Encyclopedia Americana ang ginamit ko kanina na sinasabi doon in the early church the phrase that widely gained widely acceptance is the Lord's Day. Hanapin ko saan ko ba yun na ano ha? Oh, yung ano, ito. Ayan, sabi dito in the early church the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament. Yung Latin niya, Jes Dominica. Ano yung sinabi niya kanina kung napansin nyo? Wala daw sa Biblia na Jes Dominica o Domini Jes ang ano? Ang Revelation 1:10. Wala ba talaga sa Biblia? Silipin nga natin. Ayan. Apocalypsis 1 Jes, Vulgata Latina. 5 minutes? Five minutes. Fue, in spirito in Dominica die. Wala daw. Wala daw. O ngayon, ano yan sa Spanish? O, basahin natin sa Spanish kung ano yan sa Spanish ha. Baka nagkamali lang. Eto, pero on Domingo, pwede ba ho? El poder del Espiritu Santo. Ang tanong, Sabado ba yan? Saturday ba yan? Kailan inilapat yung Domingo sa Saturday? O, iba yung paliwanag niya sa talagang ano no sa talagang reality, you know? Oh, ngayon tingnan pa natin yung isa pa na ano niya, yung isa pang yung sinasabi pa dito. Ayan. Oh, eto. Sabi dito naman sa isa, ganun din. Ayan. The French call Sunday Dimanche. The Spanish call it Domingo. Saan mo nabasa? Anong batayan niya na yung Domingo Saturday? Mahirap yun. Kahit tanungin ko to, hindi niya masasagot saan nababasa na ang Domingo ay Saturday. Hindi makakasagot yan. Saan nababasa na yung Domingo ay Sabat? Oh, hindi makakasagot naman yan. Oh, napaka ano? At saka, eto yung sinabi ni Bishop Ignatius, napakaliwanag naman eh. Those who were brought up in the ancient order of things have come to the new possession of a new hope. Bakit new hope? Kasi may pagbabago na sa Kristiyano. Yung sinasabi sa Galatia 4 na hindi tayo anak nung babaeng alipin. Na yung babaeng alipin, tumutukoy doon sa covenant na binigay sa Mount Sinai. Hindi tayo anak nun. Kaya nga, those who were brought up in the ancient order of things, ancient order. Ancient or wala na tayo sa ancient order. Oh, have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. At yung Lord's Day, ang karugtong, tingnan natin. Ha? Ano yung karugtong? On which also our life has sprung up again by Him and by His death. Ano daw yun sa kanyang ginamit na ano? Na karson? Ano yun? Living according... palitan natin yung words. Palitan natin yung words. Ang sinabi niya? Living according to the Lord's life. O sige, palitan natin yung words.
Those who were brought up in the ancient order of things have come to the position of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living according to the Lord's life. Anong kinalaman dun? Oh, tugma ba? Tugma ba? No longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's life, to the Lord's life. Tatanggapin ba ng SDA yan? Na kapag ikaw pala ay living according to the Lord's life, you will no longer observing the Sabbath. Eh, ba't kayo nagsasabat pa rin hanggang ngayon? Oh, di ba? Iba yung ano mo. Maniniwala kasi sa ano eh, sa ibang tagapangaral, hindi sa nangangaral mismo. Ayan. On which also our life has sprung up again by Him and by His death, whom some deny, by which mystery we have obtained faith and therefore endure that we may be found the disciples of Jesus Christ, our only Master. Yung palang tinutukoy pala dito is yung pang-sprung up again by Him and by His death. Sprung, kailan ba na-resurrect yung Panginoon? Living according to the Lord's life, na-resurrect yung Panginoon. Ang layo naman ng paliwanag nung ginamit mong karson. Napakalayo ng paliwanag ng ginamit mong karson. Ano pa? Sabi niya, tinanong niya ako kanina, ang Diyos ba ang nag-declare? Sabi ko, oo. Wala akong sinabi yung mababasa mo. Ang tanong niya, iba sa sinabi ko. Sinabi ko, oo, ang Diyos ang nagdeklara. Wala akong sinabi yung mababasa mo na yung paliwanag ko doon sa anuman, eh mababasa yun sa Biblia. Eh anong ginawa niya? Yung paliwanag ko sa anuman, yun ang hinanap niya sa talata. Wala akong sinabing ganun. Kaya nga, sabi ko daw, irrelevant. Wala akong sinabing irrelevant. Ang sabi ko, yung tanong mo, hindi batay sa sinabi ko. Wala akong sinabing irrelevant. Yung tanong mo, hindi batay sa sinabi ko. Ang sinabi ko, diniklaran ng Diyos sa pamamagitan ng authority ng ibinigay niya sa iglesia. Ayun nga, yung kay Peter German. Ha? Ginamit namin yung divine power that Jesus bestowed upon us. Jesus. Okay, time? Oh yan, time na. Okay, maraming salamat, Brother Jando Alabado, ang Catholic Faith Defender, sa iyong 15 minutes rebuttal. Shout out kay Brother Octobre 20 at saka kang Brother Etna North ay ayad na. Okay, Noy Christian Huarana at Ken Soretch. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so Brother Dan Maasin, are you there? Ah, sorry, nandito ako, nandito. Okay, okay. So please open your cam. Kina ba? Okay. So, ngayon punta tayo sa another cross-examination during rebuttal for 10 minutes. Pagbibigay pa rin ng cross-examination ng ating negative sa kanyang rebuttal. So, pakinggan natin from Seventh-day Adventist Church, Brother Dan Maasin. Go ahead, bro. Ito yung unang tanong. Question mo yung sinulat ni D.A. Carson. Sabi dito ni D.A. Carson, this passage, referring to the Ignatians, so Magnesian 191, this passage has provoked with a textual debate since the only Greek manuscript extant reads kata koryakin so insuntis, which could be translated living according to the Lord's life. Question mo ito. Ang tanong, question mo ito dahil mali yung sinabi ng author o question mo ito dahil tama? Kinuwestiyon ko kasi mali. Kaya nga kinuwestiyon eh. Ba't mo kukwestiyonin kung tama? Kinuwestiyon ko kasi mali. Sabi niya, yun daw ang paliwanag daw ni Bishop Ignatius, living according to the Lord's life, no longer observing the Sabbath, but living in the accordance to the Lord's life. Eh, isa-isa niyang sinulat, the dawning of the Lord's day, He arose from the dead. Oh, iba yung paliwanag nung ginamit mong karson. Kaya, kinuwestiyon ko, yon ang aking sagot. Okay, sabi mo, question mo ito dahil mali. Meron ka bang referensya na maipakita sa akin at sa mga taong nakikinig ngayon at nanonood
na sinabi ng referensya, mali itong sinabi ni D.E. Carson. Meron o wala? Mali. Wala akong makikita ng ibig. Sinabi mo lang. Wala akong may pakita. Wala akong may pakita. Objection. Go ahead. Ibang klase magtanong to. Sige, go ahead. O, bahala ka niya. Ang tanong ko kasi kategorikal. Dahil question niya, meron ba siyang may pakitang referensya na nagsabi na yung isinulat ni D. Carson, yung statement ni D. Carson, ay mali. Meron ba siyang may pakita na referensya o wala? Okay. Meron. Okay, continue. Meron ako may pakita na referensyang nagpapatunay na mali ang paliwanag ni Carson. Eto, ulitin ko. At the dawning of the Lord's day, he arose from the dead. Ang paliwanag mismo ni Ignatius of Antioch na yung Lord's Day, araw ng Sunday. Kaya doon sa ginamit niya, sa liham niya, sa Magnesians, Christians are no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day. Ibig sabihin, pinapakilala ni Bishop Ignatius na yung Lord's Day iba sa Sabbath. Kaya nga hindi sila nag-o-observe ng Sabbath eh. Ang nang in-observe nila, hindi na Sabbath, kundi yung Lord's Day na ayon kay Bishop Ignatius sa kanyang sulat sa Trallians, ay the day on which Jesus arose from the dead. Kaya yung paliwanag nung Carson mo, mali. Next question. Time. Next question. Okay. Sabi mo, meron kang mababasa. Na meron nagsabi niya. Nagsabi talaga. Nagtatanong ako. Ano nagsabi? Objection, moderator. Yes, objection. Go ahead. Objection, moderator. Go ahead, objection. Nagpakita ako ng ebidensyang pagsalungal sa referensya niya sa referensyang ginamit ko. Hindi yung ano, yung kailangan ko basahin letra for letra. Mali si Carson kasi sinabi ni Igna. Iba yung tanong niya eh. Counter-objection, Mr. Moderator. Counter-objection. Counter-objection. Yun po ang tanong ko. Eh, problema niya yun kasi sinagot niyang oo. Ang tanong ko kasi, meron bang mababasa? Hindi ko naman sinasabi na meron bang nagpapatunay. Objection, moderator. Okay. Okay, sandali. Objection, moderator. Meron bang mababasa na referensya na nagsabi na ang sinabi ni Carson ay mali? Yun po ang tanong ko at sinagot niya pong oo. Kaya proceed po ako sa next question. Okay. Moderator. Jando, ano yung counter-objection natin? Sinabi kong oo. Ang tanong niya, meron bang referensyang nagpapatunay na mali si Carson? Moderator. Yun ang tanong niya, di ba? Meron bang referensyang nagpapatunay na mali ang sinabi ni Carson? Ang referensyang nagpapatunay na mali ang sinabi ni Carson, yung mismong nagtuturo na si Bishop Ignatius. Okay. Yun, ito ang referensya ko na moderator nagpapatunay Stein na mali okay si Carson. Okay, moderator time. Moderator time. Moderator time. Sandali, brother Dan. 7 minutes and 17 seconds. Gamitin natin to, mahaba pa yung oras natin. Noted both okay side ang inyong mga objection. Noted. Partner, I suggest na i-continue natin. Partner Japet. Okay. Yes, partner. Mr. Moderator. Proceed. Okay. So, bro Dan, moderators, I agree to proceed to the next question. So, bro Dan, please continue. Bro Dan? 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 Tumigas ka, Dan. Gumahi ka, gumahi ka na naman. Nadan na naman. Awa. Dan? Are you Dan? Okay. Okay, so high blood na si Jando according to Joy Anhao. Okay, huli na palusot pa according to Itnaruf Ayadna. Okay, so mali talaga ang Sorry. Okay, nag-disconnect yung wifi. Okay lang, nag-disconnect kasi bumili ako ng ano, yung niload kasi sa akin pagkatapos kasi ito, bumili ako ng boot chair doon sa piso wifi. Pagbalik ko, niloadan ako ni Sir Arnold. Pero doon ako nag-connect sa wifi, nagdi-disconnect. Sorry. Okay. Sorry, Mr. Moderator. Yes, both moderators agree na i-proceed natin ang cross-examination. 7 minutes and okay 17 seconds. Go ahead, okay, Brother Dan Masin. Ang sabi ko,
Ang ayon doon sa tanong ko, hindi ko tinatanong kung mayroong bang aklat na nagpapatunay. Ang sinabi ko, aklat na nagsabi. Ibig sabihin, hindi yung papapatunay lang, kundi nagsabi talaga. Ngayon, ito yung next question ko. Sinabi ba dyan sa sulat ni yung ipinakita mong referensya na si D.E. Carson ay mali sa kanyang sinabi doon sa kanyang aklat? Sinabi dyan o hindi? Wag mong sagutin nagpatunay, kundi sinabi ang sagot ang tanong ko. Sinabi dyan o wala? Objection, moderator. Yes, objection. Go ahead. Bak, ipapaklaro ko lang, balit ba yung question niya, eh, iba yung ano, yung takbo ng sentido ng tanong sa sinabi ko? Brother Jando, kung opinion namin ang kukunin mo, para sa akin nasa nag-focus na tayo sa referensya yung katanungan, huwag natin kalimutan na ang tema natin ay regarding sa ating tema. Patutunayan ng Lord's Day ng Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutuo sa Biblia at referensya. Dapat dito sisira ang ating negative. Yes. Dapat ang Revelation 1:10 ay hindi ito Sunday. So yan dapat ang point. Pero ba't nasa referensya na tayo, nagfo-focus na tayo sa referensya kung ba si Carson or hindi? So, partner Japet, ano ang opinion natin? Yeah, sa pag timbang-timbang, Governor, since gumamit kasi nasa referensya tayo, so the question is valid. So we need to answer that one. Okay, so... Ginamit yun eh, Mr. Moderator. Yes, but i-connect lang natin sa ating, wag lang tayong magsyadong mag-focus tungkol sa referensya, mag-focus tayo sa Revelation 1:10, Sunday ba ito or hindi. No? So yan ang ano natin. Yes, Governor. Yes, partner. Ang referensya naman is ginamit nga is to prove that Sunday is the Lord's Day. Kaya tinatanong nga po yung referensya. Kaya valid yung partner. Thank you. Yun nga lang. I-remind ko lang, no? Kasi yung affirmative dito si Jando, negative dito, but ang pinagtatalunan na ang referensya ng negative. Hindi na ang referensya ng affirmative. So, Brother Dan Masin, question, please. 6 minutes and 28 seconds. Okay. Ulitin ko yung aking tanong. Sabi mo kasi merong sinabi. Ngayon, ipinakita mo yung kay Ignatius. Ito tanong ko. Mababasa ba dyan sa pinakita mong referensya na sinabi dyan na mali si Carson sa kanyang ginamit doon, sa kanyang pagkasabi doon sa kanyang aklat na sabi niya yung libro doon ay ano ba yun? O sige. Nakata Koryakin Johansson test na sinabi niya, yon ay literally means according to the Lord's light. Mababasa dyan na sinabi, mali si Carson? Yes or no? Hindi mababasa, Brother Dan, kasi hindi pa ipinapanganak si Carson ng sinabi yan ni Ignatius. Ba't mo hahanapin si Carson sa sinabi ni Ignatius? Hindi pa pinapanganak si Carson. Kaya nga, mali yung tanong mo eh. Ba't hindi ka magtanong? Ba't sa paliwanag ko? Nagtatanong ka sa akin ng iba sa paliwanag ko. Ang sinabi ko, mali si Carson kasi kay Bishop Ignatius, yung Lord's Day is at the day on which Jesus arose from the dead. Kaya mali si Carson. Sumagot ako ng categorical, moderator. Sumagot ako ng categorical. Okay, objection. Tama, pero mag-object lang ako, Mr. Moderator. Huwag niya ako turuan kung anong itatanong ko kasi hindi ko naman siya tinuturuan kung anong isasagot niya. Hayaan mo ako sa tanong ko, sumagot ka lang kung mayroon kang isasagot. Objection, moderator. Objection, counter-objection. Sandali lang mga speakers, sandali lang. Brother Dan, meron tayong tinatawag na 1-minute rule. Yung categorical question ay nasagot at yung ibang sinasabi niya ay kasama sa kanyang explanation. Ginamit lang niya ang kanyang 1-minute na explanation. Actually, meron pa siyang remaining 32 seconds to complete his 1 minute. So, Brother Jando, kung nais mong ipagpatuloy yung remaining 32 seconds. Objection muna ako, moderator. Objection, go ahead. Hindi ba ang ating role natin is magtanong ayon sa paksa? Okay, so yung rules natin, sandali ha. Oh. Okay. Ang tinatanong niya sa akin, moderator, hindi na bate sa paksa, salungat pa,
kabaliktaran pa sa paliwanag ko, sabi niya, wag ko daw siyang turuan kung ano itatanong niya. Pwede ba yun kahit maliit tinatanong? Okay, so moderator's time. Pwede mag-counter? Okay, sandali lang ha. Sandali lang ha. Okay. Kasi yung wala tayong sa nababasa ko dito mga kapatid, wala talaga yung specific na rules ninyo na ang lahat ng katanungan ay tungkol sa lahat ng ipinaliwanag o ipinahayag. Ang sinabi lang sa rule number one, ang nasa paksa lamang ang marinig, ibangon at talakayin sa kabuuang pag-uusap. So ito yung explanation or stand natin, but this is not for the cross-examination. Magsasalita lamang ang speaker sa takdang oras na ibinigay sa kanila. Ang categorical na tanong ay sagutin ng categorical na may kasunod ng paliwanag. So sinagot ni Brother Jando ngayon at binigyan ng paliwanag pero hindi pa umabot ng isang minuto. Walang ad hominem, gumamit ang Biblia referensya. Maximum sagot, 1 minute. No side comments. Kung may objection, address sa moderators. Stop the time habang moderators. Stop the time sakaling magka-problema sa signal. Pinapayagan, maglilinaw bago ang tanong. Subalit kasama sa 10 minutes. Igala ang moderator. So wala talagang specific na rules tungkol dyan sa inyong ano. Kaya nga minsan, kaya tinitingnan ko yung rules natin. Pero pag yan na yung pinag-uusapan ninyo, that is final already. So, Brother Jando? Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, okay, counter objection. Actually, Mr. Moderator, since na yun rin ang rules namin dati, na pinagkasunduan, di ba? Objection, yes. Moderator. Yes, yes, wala yes. Wala kaming rules na yung aming paliwanag kailangan mabasa letra po letra. Kasi hinanapan niya yung paliwanag ko. Okay, okay. Hinanapan niya letra po letra. Moderator's time mo na, bro. Moderator's time mo na, bro. Hintayin muna natin matapos si Brother Dan, tapos ikaw, Brother Jando. Okay. Nalalaman mo naman, Mr. Moderator, na yung roles namin ngayon ay yun din yung roles na pinagkasunduan namin. Yes. At actually, Mr. Moderator, na-modify yan. Kasi yung mayroon talaga sanang roles na ganyan. Yung roles, role number 2 sana yan, Mr. Moderator. Role number 2. Okay. And sabi okay, sana yun sa role number 2 na kung ano lamang ang nasa paksa, yun lang ang dapat na itatanong. Okay. Kaso, nag-chat siya sa akin, sabi niya, ayaw niya ng ganung roles kasi ayaw niya daw na yung nagtatanong ay nililimitahan yung tanong. Kaya noted, binura ko noted. Yun. Okay, noted. So, that is, ano na lang yan, bro? No, both sa inyo na lang yan. Kung ano yung rules natin, ito yung, ano yung, ano natin. Brother Jando, counter-objection, Brother Jando? Counter-objection, bro. Hindi kasali sa pinag-usapan naming role na yung paliwanag ko, hanapan niya ng letra for letra, mababasa yung paliwanag. Bawat paliwanag ko, may letra for letra nakalaan. Kasi yung paliwanag ko sa kanya ngayon, mali ang sinabi ni Carson. Yun ang paliwanag ko. Kasi okay, ang ebidensya ko, yung mismong sulat ni Bishop Ignatius na iba sa paliwanag ni Carson. Kaya sinabi ko, mali si Carson. Yun ang paliwanag ko. Wala kaming okay role na yung paliwanag ko. Mali si Carson. Mababasa mo ba dyan na sinabi ni Ignatius, mali si Carson? Pilosopo yung ganyan, moderator. Kapilosopohan okay, yung ganyan. Okay, gusto ko lang ipaalam. Noted. Bakit niya itatanong si Carson kay Ignatius? Matagal nang patay si Ignatius nang isinilang si Carson. Hindi ba very irrelevant sa ang tanong na yan? Noted. Brother Dan, Okay. Yung tanong sinabi niya na litra for litra, Mr. Butro, hindi na kailangan yan ng rules. Kasama yan sa debate. Ikaw na dapat ang mag-isip ko na. No! Okay. Okay, moderator's time. Moderator's time. Dapat na mag-isip ko na. Moderator's time. Istilo yan ng mga proceed na tayo mga bro. Yung mga katulong mga kanito. Sandali bro. Sandali partner. Moderator's time muna bro, no? Kasi yung rules kasi ninyo bro, kung ano yung na-final natin, yan lang yung talagang yano natin. Wala kayong rules na tungkol if ever out of topic ang question, next question, wala kayong rules na ganun. Wala. Wala kaming ngipin ng mga as moderator.
So, hindi tayo pwede, kaya nga pag out of topic, hindi kami makagalaw kung sa tingin ninyo out of topic kasi wala dito sa rules ninyo. 10 rules ninyo. Kaya kaya nga kung hindi niyo sinabi dito na dapat yung mga katanungan ay naaayon sa inyong mga tema or naaayon sa inyong mga wala din dito. Kaya wala, hindi kami masyadong makagalaw or maka-decide as a moderator kasi yan ang sa totoo lang para sa akin, yan ay lapses. Opinion ko yan. Kasi yan ang mga lapses na kulang. Partner Japet. Partner, thank you. Let's proceed, partner. The objections for me is invalid. So please proceed. Okay, invalid objection. So proceed tayo sa ating katanungan. Time minute. By the way, meron pa tayong 32 seconds na naiwan si Brother Jando if ever na gusto niyang i-continue or next question na lang, Brother Jando. Meron ka pang 32 seconds kasi nag-objection si Brother John Dan Masin. Okay? So invalid ang kanyang objection according to the a partner Japet na moderator. So meron ka pang 32 seconds. Time remaining, Brother Jando. Please continue. Continue na lang, bro. Continue na lang. Question. Time remaining 5 minutes and 56 seconds. Resume. Go ahead. Next question. Iginigiit mo doon sa sulat ni Magnesians, sa ni Ignatius sa Magnesians, na yun talaga ay Lord's Day dahil yun ang binasa sa English. Tanong ko sa iyo, nung nagsulat si Magnesian dyan, ginamit ba niya yung English na dialect o hindi? Hindi. Ang nasa English, yon ang paliwanag ng simbahan sa interpretation ni sa sinabi ni Bishop Ignatius. Ang simbahan talaga ang tagapag-interpret, hindi yung mga tao na hindi kasapi o kabilang ng simbahan, gaya ni Carson. Hindi naman kabilang si Carson doon sa Iglesia Katolika. Si Bishop Ignatius ang nagbigay ng pangalan ng Iglesia Katolika sa Iglesia ng Diyos. So si Carson hindi kabilang doon. Kaya yung Iglesia Katolika siya ang nagpaliwanag doon sa sinabi ni Bishop Ignatius. Oh, 'yun ang sagot ko. Okay. Next question. Sabi mo, maliwanag na sinabi mo, hindi pala English ang ginamit ni Ignatius nung nagsulat siya doon. Ngayon, ipinakita ni D.E. Carson kung ano yung Greek. At sabi niya doon sa Greek, kata, koryakin, zoinsontes. Meron ka rin bang maipakita na Greek ni D.E. Nasulat ni D.E. ni Ignatius na Greek na hindi na mali itong sinabing kata, koryakin, zoinsontes na sinabi ni D.E. Carson. Meron ka maipakita o wala? Wala akong maipakitang Greek, pero yung paliwanag ni Carson dun sa Greek na sinabi daw ni Ignatius. Actually, quotation din lang naman yun ni Carson eh. Wala ka rin naman talagang ebidensya na yung mayroong Greek si Bishop Ignatius. Yung ginamit mo lang, yung sinabi ni Carson. Malibati kung nagsinungaling siya. Ebidensya, nagsinungaling nga talaga siya. Bakit? Iba yung paliwanag niya sa sinabi ni Bishop Ignatius that Jesus rose from the dead on the Lord's Day. Oh. Next question. Okay, next question. Iwanan na kita dyan. Balikan mo na lang mamaya. Ito. Ilang oras pa, Mr. Moderator? Time remaining, 3 minutes and 35 seconds. Idinidiin mo sa yung rebuttal na yung Dies Dominica ay mababasa talaga sa Biblia. Ngayon, ang tanong ko, mali ba itong sinabi ng inyong Biblia, ng inyong aklat sa St. Catherine Catholic Church Sentinel na sinabi dito the Dies Dominica or the Day of the Lord, Dies Dominica was chosen not from any direction noted from the scripture. Mali ba ito o tama? Hindi ko tinatanggap na yan ay aklat katoliko hangga't wala kami pagkitang imprimatur niyan. Okay, so hindi ko tinatanggap yan, bro. Okay. Hindi ko tinatanggap yan. Tinatanggap yung aklat na yan. Okay, moderator's time. Moderator's time. Brother. Sige, go ahead. Brother Dan, objection. Wala po akong tanong tungkol sa imprimatur o sa kung ano-ano pa man dyan. Ang tinatanong ko sa kanya kasi ang nagsulat nito si Baltimore dito St. Catherine Catholic Church, Algonac, Michigan, May 21, 1925.
Ito yung nagsulat. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kasi ginigit na na ito daw ay ang Dies Dominica na sa Biblia. Ngayon, ang tanong ko, mali ba itong sinabi niya na the day of the Lord, Dies Dominica was chosen not from any direction noted from the scriptures. Mali ito o tama? Okay, moderator's mali. Time. Sandali, moderator's time. Taruhin lang natin, hindi malinaw sa akin yung sinabi mong libro, Brother Dan. Anong pangalan ng libro? Kasi para naputol sa akin. Ito po, pinakita ko na ito kanina, Mr. Moderator, St. Catherine Catholic Church Sentinel. St. Catherine. Ito po, okay. St. Catherine Catholic Church Sentinel. Okay. Sabi po ito, 1606 Street, Clare Boulevard, Algonac, Michigan. Ito po yung Brother, volume 60. Brother Dan, Brother Jando, so sana maliwanag din sa iyo ang sinabi niyang title ng libro. Okay, time resume. Go ahead, Brother Jando. Okay, hindi ko tinatanggap dahil sigurado akong mali yan. Ang Latin Vulgate ay first official Bible ng Catholic. The very first official Bible of the Catholic Church. At sa Latin Vulgate, sa Apocalipsis 1:10, may nakasulat, Fui in Spiritu in Dominica Die. Pero sabi ng aklat na yan, nawala raw sa Biblia. Ayan, nasa harapan nyo na yung talata. Maniniwala pa kayo dyan? Obviously, mali yan. Oh, next. Okay, sabi mo mali ito. Okay lang yan, pero sabi na. Next question. Sinabi din dito sa inyong aklat, the faith of our fathers. Ang sabi dito, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find even a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never observe. Ang a day which we never sanctify. Ang tanong ko dito, mali din ba ito o tama? Tama moderator, yan. Moderator's time, sandali lang. Brother, yes. After mong matapos magsagot, meron na lang two questions, Brother Dan Masin. Please continue, Brother Jando. Go ahead. Yes, tama yan. Kaya nga sinasabi sa Peter German's Calmer Catechism of Catholic Doctrine, the Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Kaya nga yung tanong mo kanina, nasa mababasa ba sa Matthew 18:18 na yung ang Sunday tawaging Lord's Day? Hindi mababasa doon na yung Sunday tawaging Lord's Day. Pero ang paliwanag ng simbahan, the Church substitutes Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Kaya tama yung sinasabi. You may read the Bible from Genesis to Revelation, you will not find any single line. Kasi ang nakasulat sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Yung wala ka nga mababasa, letra po letra. Pero ang sentido nandyan. Next question. Last two questions, Brother Dan. Last two questions. Last two questions, okay. Last two questions. Itong sinabi ng inyong Catholic of the Catholic Church. Ito yung sinabi sa 2170. Scriptures also reveals in the Lord's day a memorial of Israel's liberation from the bondage of Egypt. Ang tanong ko sa iyo, anong araw ito? Sunday ba ito? Objection, moderator. Yes, objection. Ang tinatanong niya ay hindi na yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Noted. Noted. So, please reconstruct. Yes, counter-objection. 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 Ang paksa po namin ay ayon po sa Biblia at referensya. Correct. Objection, hindi moderator. Counter. Sandali. Okay, sandali lang. Yes, yes. Hindi po tayo nakapokus dito sa Revelation 1:10. Bakit? Ginamit mo nga yung sinasabi mong kay Ignatius na dawning arrows of Jesus Christ. Revelation 1:10 ba yung nabuhay si Jesus Christ? Ba't mo iilagan to na sinabi ng aklat ninyo, ikaw nga gumamit ng mga Lord's Day na hindi sa Revelation 1:10, arrows of Jesus Christ, Revelation 1:10 yun? O kaya, pinaprosigay ko, Mr. Moderator, sagutin niyo ito kasi siya mismo gumamit din ng mga Lord's Day na wala okay. Din sa Revelation 1:10. Okay, moderator's time. Moderator's time. Brother Dan Maasin, pakipulit lang yung tanong para maliwanag sa ating lahat.
Dalawa ba, di ba? Dalawang tanong? Yes, okay, yes. Scriptures also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from bondage to Egypt. Ang tanong ko, ito ba ay Sunday o hindi? Okay, so ito ba ay Sunday or hindi? No, may tinutukoy kang libro, Brother Dan? Yes po. Anong Catholic, libro? Catechism of the Catholic Church. Okay. Yung statement po dito sa 2170. Okay, so Brother Jando? Objection, Moderator. Yes, objection. Ang paksa, napaka-specific. Okay. Ang Lord's Day na sinasabi sa Revelation 1 verse 10 is referring to Sunday. At yung arose from the dead na Lord's Day, hindi lumalayo sa paksa ko. Pero yung tinatanong niya, yung bondage of Egypt, it is not part of Revelation chapter 1 verse 10. Kaya irrelevant yung tanong na yan. Okay. So, brother... Counter-objection, Mr. Moderator. Yes, counter-objection. Oh, sinabi niya siya kayo na yung Matthew 28:1 ay related din sa kanyang sa Revelation 1:10. E maliwanag, sinulat ko yung binasa niya kanina, Mr. Moderator, na yung Revelation 1:10 ay hindi related sa ibang talata. Bakit mo ito ngayon binabago, yung stated mo? Sabihin mo lang, ayaw mong sagutin nitong tanong ko para na matapos na tayo kasi matutulog na tayo. Partner, Sean, Moderator. Sandali lang bro. Kasi if ever kasi na out of topic para sa inyo yung question, wala talaga tayong rules regarding dyan. If ever magsabi man tayo ng out of topic or hindi. Because, partner, let's make a decision, Partner Japheth. Yes, partner. For me, partner, this is part of the, yung tinutukoy kasi dyan, tungkol na sa mga Israelita, the liberation of the Israelites from Egypt, no, liberation na yan. Tinutukoy dyan yung Sabat. So, sandali, brother, ha. Meron akong katikisim dito. Klaruhin lang natin kasi... Mr. Moderator? Yes. Mr. Moderator? Yes, bro. Parang si po ay mag-moderate, hindi po yung mag... Sandali, bro. Moderator! Sandali, bro. Nag-usap ang dalawang moderator. Moderator. Hindi kami nakipag... Moderator. Yes, bro. Tatanggapin ko lang siguro yung tanong niya, bro, kung pinaliwanag ng CCC na yung 2170 is reference yun sa Revelation chapter 1 verse 10. Okay, so reference... Anong ibig sabihin mo, Brother Jando, kung ginagamit ba niyang reference sa Revelation 1:10? Tatanggapin ko yung tanong niya, bro, kung sinasabi ng CCC 2170 na yan ay yung tumutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10. Kapag sinabi ng CCC na yan ay tumutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10, pasok sa paksa, sasagutin ko yan. Counter-objection, Mr. Moderator. Okay, sandali, bro. Kasi puro na tayo counter. Tayo counter nito, mga brother, no? So sabi ko kanina, nag-uusap kaming dalawang moderator. Okay? Okay, pinahintulutan mo siya ng salita. Kahit isang beses lang din. Sandali lang, bro. Bro, kasi pinakinig na naman ng inyong wag kang mag-ano ng ano, Brother Dan Masin. Kasi binigyan kita ng objection, binigyan ng counter. Kaya nga sabi ko sa iyo, nag-usap kaming dalawang moderator. So, sandali lang muna, Brother Dan. Brother Dan, yung ulitin mo yung anong CCC number yung sinabi mo para taruhin lang namin. Nakamute ka, bro. 2170 po. 2170, okay. 2170 ng CCC, okay ba? Sandali, ha? Okay, so brother, partner, ito yung sinabi, partner, sa 2170. Scripture also revealed in Lord's Day a memorial of Israel liberation from bondage in Egypt. You shall remember that you were servant in the land of Egypt and the Lord your God brought you out thence with mighty hand and outstretched arm. Therefore, the Lord your God command you you to keep the Sabbath day. So, partner, Japheth? Partner,
ito lang masasabi ko, partner. Kasi sa dami ng kanina, nung sinabi kong invalid yung objection, kasi nga, partner, number one, wala sa rules natin. Hinayaan lang kita because I trust you on this. Okay? Yes. Pero since wala nga sa rules, partner, so walang rule na, oy, ito lang dapat ang itanong. Dapat invalid yung objection, whatever it is. Uy, wala yun sa ano. Kasi nga, wala sa rule, partner. Correct, hindi correct. Naman natin ito kasalanan eh. Okay. So I beg and I request to the affirmative side to answer the question. If not, pwede namang mag-pass kasi irrelevant naman. Hindi naman yan kawalan sa kanya. Kung ano, okay. Kung titignan natin sa mga matatalinong nanonood ng debate, pwede siya mag-pass kasi irrelevant para sa kanya. Okay. Yun ang nakita ko. Basta yung akin, partner, we are wasting too much time with this part of our debate. Correct. We are objecting things na wala na sa rule. Partner, go ahead. Correct. Pero yung, klaruhin ko lang sa iyo, partner, ngayong point dito sa 2170, therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath days, about Sabbath day, not about the Lord's day, yung tinutukoy dito. Kaya nga, partner, hindi ko panahon ang magpaliwanag. Uy, partner, ulitin niyo, brother. Dan Maasin, moderator yan. Ang dalawang moderator, brother Dan Maasin, magbigay galang ka. As rule number 12, igalang ang mga moderator. Hindi nga, sumausaw si brother Jando, nag-usap kaming dalawang moderator. Okay, so partner Japet, yes, no, sabihin ko lang sa'yo, this is not about the Lord's Day already, yes, but it's about the Sabbath day. So, yes, brother. So I suggest to reconstruct the question, brother Dan, kung gagamitin mo ang 2170, i-connect mo sa Revelation 1:10, if I suggest lang, it's my opinion. Reconstruct the question, brother Dan Maasin. Kasi ilang oras pa, Mr. Moderator? Last two questions, brother. No, wave ko na yan. Para hindi na tayo magtagal, baka kasi mag-question ako, mag-object na naman. Wave ko na lang yan. Okay, so final answer? A final decision, brother Dan? Wave mo na yung time, oh. Wave ko na yun. Baka kasi may dalawang tanong pa. Tapos pag magtanong ako, mag-object na naman. Matagalan na tayo. Okay. Brother, partner Japet, please take over. Go ahead. Okay. Thank you, partner. So, maraming salamat sa ating dalawang masigasig na speaker ngayong gabi. So, gusto ko lang pong klaruhin, mga kapatid, when I said the first time na invalid po yung objection, ay para hindi po yun para kay brother Dan lang, ha, yung katulad nung sinabi po ni partner Pards, para yun sa kanilang dalawa kasi nga they were objecting thing na wala nga sa rule natin. But anyway, thank you guys for that very wonderful and very educational na cross examination. Now let's now proceed to the rebuttal stand from the negative side. Brother Dan, are you ready, sir? Okay, ready na po. Okay, your time will start when you start to speak. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, ako po yung nanghihinayang talaga. Kasi po, napaka-relevant po ng aking mga tanong. Kasi yung paksa na subject matter talaga dito, Lord's Day at Sunday. Hindi lang po yung Revelation 1:10 kasi nga nag-quote nga siyang mga talata na labas din sa Revelation 1:10. Halimbawa, yung si Jesus ay nabuhay daw. Lord's Day daw yun. Oh. Ano 'yon? Ngayon sinasabi niya na connected 'yon. Related 'yon sa Revelation 1:10. Maliwanag 'yung sinabi niya, mga kapatid, sinulat ko. Hindi 'yung Revelation 1:10 ay hindi related sa ibang talata. Ngayon na naiipit na siya, sasabihin niya related 'yung Mateo 28:1. Oh, ano ba talaga 'yung stand mo, Mr. Alabado? Hindi ba related 'yung Revelation 1:10 sa ibang talata o mayroon pang related 'yung Mateo 28:1? Oh, at saka ito, mga kapatid, bakit ko tinatanong itong kanilang katikisin? Merong Lord's Day na nakasulat. Anong sabi dito? Scriptures also reveals the Lord's Day in the memorial of Israel's liberation from the bondage of Egypt. You shall remember, binasa kanina ni Brother Alabado, ni Mr. Moderator, mga kapatid, at yung moderator nagsabi niya, related daw ito sa Sabat. Eh sinabi niya, mga kapatid, na yung Lord's Day daw, hindi yun Sabat. Eh, yung moderator nagsabi, related pala yung Sabat dito na Lord's Day.
Oh, kaya medyo hinihinaan ko lang yung boses ko kasi nandito na yung anak ko matutulog na. Pilited daw. O ngayon, ang ginawa, mga kapatid, ng aking kausap, ribatal ha, sa ribatal, ang hinihintay ko, mga kapatid, ay iriribat niya itong mga aklat na pinagbabasa ko. Eh, ang ginawa niya, siniraan pa niya yung ano, ha? Inakusahan pa niyang mga aklat na nag-research na mali daw. Si Carson, mali daw. Aba, siya nang tama. Ang sabi ni Carson, mga kapatid, ha? Si Carson, nung sinabi niya itong context, yung sinabi niya sa Magnesian, mga kapatid, na ito ay, sabi dito, this passage has provoked textual debate since the only Greek manuscript content reads kata koryakin zoen suntis, which literally means living according to the Lord's life. Mayroong keynote, mga kapatid, si D.E. Carson, na Greek. Ang sabi niya, alangan naman makot ito ni D.E. Carson kung hindi niya nabasa ito sa Greek. Eh sa kanya, nung tinanong ko siya, nagdidepende siya doon sa English. Tinanong ko siya kung nakita niya yung Greek, inamin niya, wala din. Oh. Ngayon, inaakusahan nila si D.E. Carson, sabi niya, mali daw. Mali daw si D.E. Carson dahil sinabi daw sa kanyang na Lord's Day, arose from the dead. Eh, sabi nga doon, yung sa Greek na sabi ni Carson, kata koryakin zoen suntis, na ang ibig sabihin nun, literally means, living according to the Lord's life. Eh, wala namang may pakita. Eh, siyang, ang ginawa niya, mga kapatid, hindi ako ang kinalaban niya. Yung kinuntra niya, yung kinalaban niya, yung mga writer na kanya ang pinagbabasa ngayon. Eh sabi niya, yung Deus Dominica, sinabi lang kanilang aklat ha? Wala naman akong pakialam kung sabihin niyang mali ito. Aklat nila ito eh. Ibig sabihin, nagsusulat ng kanilang aklat ng mga mali. Kasi ang sabi niya, mali daw ito kasi mababasa daw sa Biblia. Eh hindi akong kinuntra mo. Yung aklat niyo, ang sabi, sabihin niyo, ay walang imprimatur yan o alam kung anong mga dahilan yan. Aklat niya yan ang nagsabi. Maliwanag. O ngayon, ito yung sisisi nila. Hindi niya sasagutin eh. Bumabalik siya doon sa Revelation 1:10. Bakit? Ikaw yung nag-una-una. Ikaw yung una na nagbanggit ng Sabbath. Ikaw yung una nagbanggit ng Saturday. Nasa presentation mo yan. O ngayon, pagtatanungin kita, yung Lord's Day dito, na sinabi ninyong sisisisi, anong araw ito? Ayaw sagutin. Sabi niya, yung Sabbath daw, yung Lord's Day daw, hindi Sabbath. Eh ngayon, malalaman niya. Malalaman pala, mga kapatid, na yung sinabi, kontra sa sinabi ng kanilang aklat. Ito yung hinihintay ko na sana, iribat niya to. Iribat niya to. Kasi ito yung mga dapat na kailangan mo, affirmative ka. 10 minutes. Affirmative ka, ito dapat kailangan iribat mo. Huwag mong sabihin na sa conclusion na lang kasi hindi na ako makapagsabi pa. Wala na akong magagawa kung ano man yung ipagdadadakdak mo doon sa conclusion. Kasi ikaw yung last na conclusion. Alam ko na yung mga estilo ng mga Katoliko pag silang last conclusion, silang last statement. Maliwanag ko, mga kapatid. Ito ha, hindi lang ako nabutan ng time, mga kapatid. Kasi yung binabasa ko ay mga books nila at yung mga aklat nila. Ang mga aklat nila at yung mga other references, mga kapatid, ang kinalalabasan niya sa kanyang talate, kinuntra niya lahat. Hindi ako. Kinuntra niya lahat, pati aklat nila. Mali daw. Isabi, napakaliwanag ng kanilang sinabi. Ng kanilang babasahin ito, aklat nila ito. St. Catherine Catholic Church, Algonac, Michigan, May 21, 1995. Ano sabi dito? The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted in the scriptures. Ngayon, ang sinabi niya, mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, may authority yung church. Authority sa kanilang paniniwala. Hindi mo pwedeng ipilit yung paniniwala mo na ipapaniwala doon sa kausap mo. Paniniwala nyo yun na meron kayong authority, ginamit mo pa yung kay Peter German. Paniniwala nyo yun na meron kayong authority na baguhin. Si Apostol Pedro,
sino kinikilala niyong unang Santo Papa? Anong sabi ni Apostol Pedro? Iwan ko lang. Anong oras pa, Mr. Moderator? Second Peter ba yun? 8 minutes and 20 seconds. Mga kapatid, basta nasa Second Peter or First Peter, 3 to yata yun, mga kapatid. Hindi ko na ano kasi marami pang ano pang oras. Ang sabi doon, mga kapatid, sundin natin yung utos ng ating Panginoon. Walang sinabing babaguhin natin yung utos ng Panginoon dahil may authority kami. Napakaliwanag yung kanyang sinabi, mga kapatid. Nagbasa pa sa yung kanino yung komentary doon sa Mateo 18:18. Anong sabi ng komentary doon? Sabi niya, ang authority pala doon, mga kapatid, sabi ni John, ha? Sinulat ko, yung authority pala doon ay para makapagdisiplina. Yun pala. Eh, alam mo naman pala. Ba't isasama mo yung Lord's Day? Pagdisiplina ba yung Lord's Day? Ang sorry, mga kapatid, yung sinabi niya na authority, hindi yan sa Mateo 18:18. Ha? Saan natin niya mababasa? O, ito. Ito yung authority niyo. Katuparan. O, ito. Daniel 7:27. Daniel 7:25. O. He will defy the Most High and oppress the holy people of the Most High. He will try to change their sacred festival and laws. Ano po ito? New Living Translation. Kasi wala akong English dito na available na King James. Oh. Dito kayo. Ito, dito kayo. Kato parang hindi yung Mateo 18:18. Dito kayo. Kasi sabi niyo, inamin eh. Nilipat ng English at ito. Ha? Huh? Ito? Bisaya po ito, mga kapatid, pero marunong naman tayo magbasa, no, mag-translate ng Tagalog. Sabi dito, sulat sa Diyos, sulat ng Diyos at ang itinuturo ng Santa Iglesia. Sa page 42, mga kapatid. Anong sabi dito? Leksyon 52. Ang ikatlong utos ay makikita sa Exodo chapter 20 verse 8 na nagsabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ipangilin itong banal sa Panginoon. Ang sabi dito, ang kahulugan ng araw ng Panginoon ay araw ng Sabat. Exodo 20 yung kinot, Mr. Alabado. Ngayon, bakit sa inyo, Katoliko? Sino nagpili nun? Ito. Ngayon, tayong mga Katoliko ay pinili yung Linggo dahil sa araw na ito ay nabuhay ang ating Panginoon at sa araw na ito ay bumaba ang Espiritu Santo. Kayong mga Katoliko ang nagpili yun, mga Mr. Labado. Huwag mong ipilit yung gusto nyo, yung aral nyo, dahil yun ang sabi ng inyong Biblia. Anong inyong babasahin? Maliwanag. Sabihin mo, yung Sunday ay hindi Sabat. Ay, sabi niya, may sinabi pa siya na saan ko daw mababasa sa Biblia na ano yun? Na ang Domingo ay Saturday. Wala akong binanggit na ganoon. Mga aklat mo yung nagpapatunay. Ha? Mga aklat niyo, Mr. Alabado, yung nagpapatunay. Okay lang ba yung boses ko, Mr. Moderator? Kasi hinihinaan ko na, pasensya. That's 5 minutes. Laro, 5 minutes. Okay. Kaya, hindi niya maribat-ribat, mga kapatid, yung mga aklat eh. Kaya siniraan na lang si Carson. Mali daw yung sinabi ni Carson. Eh si Carson, mayroong binasihan na Greek. Isya. Tinanong ko, walang maipakita. So maliwanag, mga kapatid. Ako sa mga tanong, parang wala akong na naisip o natandaan, mga kapatid, na sa mga tanong niya nag-object ako. Pero sa mga tanong ko, wala yung objection itong kausap ko. Natatagalan tayo dyan eh. Pag magtanong ako, pag ako yung magtatanong, mag-u-object siya. Pag ako naman yung tinatanong, pag magsasagot ako, mag-u-object din naman niya. Mr. Objection yata itong kausap ko ah. Ha? Wala ho, mga kapatid. At sabi niya, hindi niya po maaaring sabihin doon ah. Hindi related. Kasi yung paksa po ay Lord's Day. Pinatutunayan niya na yun ay Sunday doon sa Revelation 1. Eh sabi nga ng kanilang aklat, wala doon sa Biblia yung Sunday. Paano mo ngayon itatayo yan na Sunday yung Revelation 1? Eh wala nga sa scripture yan. Yung Revelation 1 din, nasa scripture. Oh, yun ang dapat mong iribat, yun ang dapat mong sagutin.
Kung sabihin mo, inoon, sinabi niya, mali daw. Mali na itong aklat ninyo. Ikaw na yung tama. Napakaliwanag, Mr. Moderator, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho ako ang kinakalaban ng aking kausap. Yung mga pinagbabasa niyang mga reference, expected ko na yun. Yun lang naman yung magiging takbuhan niya eh. At hindi, at yung mga pinagbabasa niya, mga 380, 20 AD, eh, masaya siya nung tinanong niya, anong araw ito? Sinulat 270 AD, yung Lord's Day, anong araw ito? Abay, malamang. So, malamang. Kasi inilipat niya na eh. Inamin niya na eh. Na yun ang pinili niyo, nilipat niya na. Ipinalusot niya lang, may authority kayo. Pero wala, oy, Daniel City 25, yung katuparan ninyo. Ngayon, baka mamaya, sagot, tanungin mo ako dyan. Meron bang Katolik na sabi dyan? Aba, i-expect ko lang mga kapatid na yung burden of proof nasa kanya, hula sa akin. Kaya ko lang ho siya tinatanong, kinocross ko po yung mga referensya ng kanyang pinagagamit para patunayan yung kanyang mga sinasabi. Na tama daw yung kanyang, yung kanyang paksa. May karapatan ko akong i-cross siya sa atin yung kanyang mga pinagagamit ng mga talata o mga talata at mga referensya. Kaso nga lang, panay objection eh. Natatagalan tayo, umabot tayo ng ano? Alas 10 na no? Oh, si Mrs. Nag-ano na, signal lang sa akin, alas 10 na. Pero baka sabihin niya kasi ikaw panay reklamo ako, eh dito lang natin. Huwag lang, puro lang ka objection. Alam na ng mga tao kung anong tama. Kung tama ba talaga yung Lord's Day niyo. Advice ko lang, mag-upgrade kayo kasi bistado na yung mga ginagamit niyo, mga talata. Imaginin mo, yung aklat nila mga kapatid, nagsabi, nawala sa Biblia yung Dies Dominica. Abay, sinabi pa naman na mali. Pagkatapos, yung pinaliliwalaan niya, Yung ano yun? Britannica? Oh? Yung Britannica? Aba, mas naniniwala pa siya pala sa mga aklat na yon kaysa kanilang mismong sulat. Aba, hindi ko na problema yon. Hindi na akong kinukontra mo dyan. Maliwanag na yung mga nilatag ko kahit naputol ako kanina. Napakaliwanag ng aking mga binabasa mga kapatid. Ito na lang. Ano, ilang oras pa ba, Mr. Moderator? 40 seconds. Okay, 40 seconds. Babasahin ko na lang ito, mga kapatid. Ito ay hindi po aklat ng Katoliko, pero ang author nito ay isa ding mapagkatiwalaan, mga kapatid. Kaso lang pinagbibintangan niya kasi pag ayaw pumabor sa kanya, pinagbibintangan niyang mali. Oh. The Jewish Christians and the Christian Jews. Sinulat po ito ni Richard Hapken at ni Gordon Weiner. Ang sabi po dito, the Christian Lord's Day was but the Jewish Sabbath. Maliwanag ko yan, mga kapatid. Ngayon sasabihin niya, hindi Sabbath. Yung ano? Eh di, kutrahin mo ulit to. Sasabihin mo, mali yan. Kasi hindi pabor sa akin. Oh, yung tama, yung pabor mo. Time? Time up? Ila, papalabas mo. Okay, time's up. Maraming salamat, Brother Don Maasin from Seventh-day Adventist Church, para sa inyong rebuttal. Ngayon po ay dadako na po tayo sa cross-examination. Papalahanan ko lang po yung ating dalawang tagapagsalita, ang ating mga debaters. Again, if ever may objection po na wala po sa inyong rules, I will say objection denied or objection invalid. Okay? Para hindi na po tayo magtagal. Now, ready na, Sir Jendo? Okay, ready na. Sir, my partner, Pards, time ready? Yes, time ready. Okay, partner Dan, ready? Time will start. Yes. Start to speak, Sir Jendo. Okay, ang tanong ko, kung hindi Sunday ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, anong araw yan? Okay. Mga Mr. Moderator, ang sinabi ko na kanina, nasa kanya yung burden of proof, wala sa akin. Pero, ito, sabihan ko sa kanya kung anong araw yan, kung tatanggapin niyang hindi talaga yan Sunday.
Is that objection? Objection yun, Mr. Moderator. Sorry, sorry. Objection yun, Mr. Moderator. Okay, sandali ha. So mag-add-on tayo ng 20 seconds sa time. Makaraning time, okay. Objection pala yun. Okay, for me, it's objection denied. Sir Dan, pakisagot po ng tanong. The question okay. Is valid. Okay. Please proceed. Sige. Sige. Ayon doon sa ipinakita ko po yung Revelation 1:10, yun po ay Sabat. Bakit? Meron pa akong referensya na nagpapatunay na yung Revelation 1:10 ay ikinunik doon sa Mark chapter 2 verse 28. Ano bang nakatulad sa Mark chapter 2 verse 28? Therefore, the Son of Man is Lord even of the Sabat. Kung gusto mong makita, ipapakita ko sa iyo. Next na tanong. Saan sa Biblia mababasa sa Revelation chapter 1 verse 10 ay Sabat ang nakalagay? Okay. Mr. Moderator? Yes, objection. Ako na yung nagpapatunay. Ako na yung tinatanong yung nagpapatunay. Ito nga, sabi sa ito, saan mababasa sa Biblia? Sandali, bro. Nag Mr. Moderator ka, bro. Sandali, objection pa yan? Oh, that is answer already. Ay, bakit sa moderator ko nag-sulti? sagot pala yun. Sorry. Okay, time resume. Time resume, girl. Okay. Ito nga, yung sinabi ng inyo, ng treasury, the treasury of the scripture knowledge. Yung treasury sa scripture knowledge, sabi niya, Mark 2:28. Sa Mark 2:28, kinunik niya doon yung Revelation 1:10. At malinaw, yung sinabi ng inyong libro, Mr. Jando Alabado, na ang Lord's Day. Objection, Moderator. Objection, Moderator. Ipatapos. Sige. Objection. Ang tinatanong ko, saan sa Biblia mababasa na Sabat ang nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 10? Okay. Yung okay. Tinatanong ko sa Biblia. Sir Dan? 29 seconds. Go ahead. Okay, go ahead. Biblia din yung sagot ko. Pero huwag niya akong pakialaman kung saan sa Biblia kasi Biblia tripirin siya. Itong Biblia, ang sabi doon sa Biblia, Mark chapter 2 verse 28 na isinulat doon sa treasury of the scripture knowledge, ay Mark 2:28, ikinunik doon sa Revelation 1:10. Problema mo na yon kasi yon ang ipinapakita ng aklat. Questionin mo yung aklat, sabihin mo mali na naman yon. Tinatanggap mo bang wala kang maipakitang Bible version na Sabat ang nakalagay sa Revelation 1:10? Abay, hindi. Aba, meron pa ako at sigurado ako alam mo yan, pero baka hindi mo tatanggapin kasi SDA yung nag-translate nun. meron po. Baka hindi mo tatanggapin. Okay, next question. Next question. Ayon dito sa Encyclopedia Americana na ang Spanish ng Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Domingo. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Okay. Hindi ako sumasang-ayon kung pagbabasihan natin yung sinabi ng aklat nyo. Bakit? Anong sinabi ng aklat nyo? Objection, Moderator. Objection, yes, Moderator. Objection. Oops, yes. Ipapaklear ko lang po na Encyclopedia Americana po hindi po aklat Katoliko. Okay, noted. Proceed to the answer. Proceed. Okay. Wala naman akong pakialam kung Katoliko yan. Hindi. Ang sabi dito, kasi nga, hindi ko tatanggapin yon kung ang pagbabasihan natin itong libro ninyo. Katoliko ito sabi. The day of the Lord, Deus Dominica, was chosen not from any direction noted in the scripture. Kontrahin mo, sabihin mo mali ito. Bahala ka na kung anong sabi mo dito. At least, ito yung sinabi ng babasahin ninyo. Okay, next question. Alam ng SDA na ang Latina Vulgata ay official Catholic Bible. Tatanggapin mo bang sa Latina Vulgata, Apocalypse Onoges, meron palang Dominica Die? Okay, ito sagot. Sagot, hindi ko nga rin tatanggapin dahil sinabi ng aklat nyo, pinagkukontra nyo yung Biblia ninyo at yung aklat ninyo. Hindi ako yung kinalaban mo, yung libro ninyo, ay yung aklat ninyo,
at yung Bible ninyo at yung aklat ninyo. Ano sabi ng aklat ninyo? The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted from the scripture. O, next na tanong. Hindi na kukontra mo eh. Bahala ka. Next na tanong. Napang time. Oh, yung tanong wait pa. For the 1 minute. Next okay. Na tanong. Hindi, may 1 minute pa to. Sandali. Okay, moderator's time. Bro, hindi pa tapos si Brother Dan Masin. Meron pa siyang another meron pa siyang 30 seconds. Continue. Okay. Oh. Ang pinagkukontra mo dito, Mr. Alabado, yung Bible na binasihan mo at yung aklat ninyo. Hindi ako. Yung kinukontra mo dito. Paliwanag yun. Sabi ng aklat mo, pinakita ko na ito kanina. The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted in the scripture. Oh. Hindi sabihin mo mali ito. Next question. Kung hindi Dominica Die ang nakasulat sa Apokalipsis 1J sa Latin, ano? Okay. Kung hindi Dominica Die, wala akong pakialam kung ano yon. Kasi mismo libro nyo na ang nagsabi. I-questionan mo ito. Ito yung question mo. Sabihin mo. Ay, sabihin nyo. Ay, Mr. Catholic Church, St. Catherine Catholic Church Sentinel, bakit mo sinabi na hindi yan mabasa sa Biblia, wala yan pinili sa Biblia? Ang Latina Vulgata, Latina Vulgata ba 'yon? O Latino? O meron, bakit mo sinabi? Siyang questionin mo, hindi ako. Next question. Tinatanggap mo ba, Dan Maasin, na hindi mo makontra ang Apokalipsis 1:10 ng Latina Vulgata na may nakasulat sa Dominica Die? Okay, sagot. Hindi ko nga tatanggapin. Ikaw yung nagkontra. Objection, moderator. Mo. Objection? Yes. Ang tanong ko sa kanya, tatanggapin ba niya na hindi niya makontra? Hindi niya yes. Makontra. Sabi niya kasi kanina, moderator, wala akong pakialam diyan. Oh. So tatanggapin ba niya na hindi niya makontra sa Apokalipsis 1:10 may nakasulat Dominica Die? Noted, Sir Jando. Objection was noted. Pero nasagot po ng affirmative, ng negative po 'yon at sinabi niya hindi nga niya tatanggapin. Proceed to the question, to the answer, sir. Okay. Sir Dan, time, resume. Thank you, Mr. Moderator. Sandali, yes, proceed. May 1 minute pa ako. Okay. Hindi ko nga iyon tatanggapin dahil mismo yung libro nyo na ang nagsabi. Wala sa Biblia yan. Oh, napakaliwanag. The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted in the scriptures. Ipapatanggap nyo sa akin yan, inamin na ng aklat ninyo? O, ngayon, kung i-insist mo yan, abay, ito yung questionin mo, hindi ako. Nagbabasa lang ko ako kung ano yung sinabi ng inyong aklat. Yan po ang aking sagot. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na ang nakasulat sa Latina Vulgata Biblia ay Dominica Die o hindi? Okay. Hindi ko nga tatanggapin. Bakit? Inamin na ng aklat ninyo. Objection, moderator. Umaaway ng aklat ninyo. Yes, what's the objection? Ang tinatanong ko ay tinatanggap ba niyang nakasulat nga sa Latina Vulgata ang Dominica Die o tutol siyang nakasulat sa Latina Vulgata ang Dominica Die? Objection sinagot noted. Sinagot ko na. Wait, Sir Dan, wait. Moderator's time. Sir Jando, the objection was noted. But again, the question was answered. Ang sabi niya, hindi nga din niya tatanggapin. Now, let's proceed to the answer of the negative side. Proceed, sir. Time issue. Hindi ko yung tatanggapin. Bakit inamin na ng aklat ninyo, Mr. Alabado? Ano yung sabi ng aklat ninyo? The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted in the scriptures. Napakaliwanag, oh? But from the church since of its own power. Oh, yun. Ito yung sinasabi niyong power niyo daw. Ha? Pero sabi niya, people who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Yun po ang mapakaliwanag. Oh, bakit mo tanggap sa akin yan? Inamin na ninyong libro. Next question, please. Ayon dito sa ginamit mo 21:17 ng CCC.
May nakalagay ba dyan na yan ay referred sa Revelation 1:10 o wala? Okay. Letra por letra ay hindi yan inilagay. Aklat nyo yun eh. Na yun ay referred sa Revelation 1:10. Pero, napakaliwanag na yung statement ng inyong aklat na yan kontra sa pinatutunayan mo na Lord sa Revelation 1:10. Kasi sabi mo, wala na hindi na, wala nang talatang related pa sa Revelation 1:10. Ibang talata. Eh, napakaliwanag. Sinabi ng aklat nyo, Scriptures. Oh, wala bang talata yung Scriptures? Also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from bondage of Egypt. You shall remember that you were the servant of the land of Egypt and the Lord your God through your hands the Sabbath day. Napakaliwanag kahit sabihin mo pang hindi related kontra yan sa pinatutunayan mo na Lord's Day sa liberation 1:10. Dahil sabi mo, wala nang ibang related na talata. Time. Next question. Next question. Please. Kung mabasa ko Dan Maasin sa CCC mismo na yan ay related sa Deuteronomy at hindi sa Revelation 1:10, tatanggapin mong misquotation ka. Moderator's time, Brother Dan Maasin, after mong masagot ito, Brother Jando, 2 questions remaining, go ahead. Okay. Ito yung sagot. Hindi ko pa rin tatanggapin na misquoted. Bakit? Pagbasa ko yan, hindi ko wala po akong sinasabi na Revelation 1:10 yan ang 21:70. Binasa ko yan dahil kontra yan sa sinabi mong wala nang ibang talatang related sa Lord's Day kundi ang Revelation 1:10. Binasa ko yan para ipakita sa iyo, meron pala, sabihin mo Deuteronomy. Abay, salamat. Tinatanggap mo na pala karon, meron na palang Lord's Day na talata na ibang talata na related sa Lord's Day. Oh, eh, pinagkukontra mo yung mga pinagsasabi mo. Hindi ako ang kinukontra mo dito, Mr. Alabado, mga authorities niyo at mga authors ng ibang aklat. 'Yon po ang aking tanong. Pasagot. Tinatanggap mo ba, Brother Dan Maasin? Sir Jando, wait. Yes, partner, last 2 questions, right? Last 2 questions. Yes, Sir Jando, last 2 question. So kung yan palang 21:70, hindi pala related sa Revelation 1:10, bakit mo pinalilitaw sa pahayag mo na yan ay related, eh hindi pala? Okay, maliwanag yung sagot ko. Sabi mo bakit? So walang categorical doon ha? Wala akong sinabi na hindi related. Ikaw yung nagsabi na wala ng ibang talata na related sa Revelation 1, Lord's Day na related sa Revelation 1:10. Yung aklat niyo nagsabi, ikaw na mismo nag-declare, Deuteronomy pala yan. Oh, eh, di, sabihin mo, mali pala yung sabi ko, mayroon pala, na-related, oh. Eh, kung sasabihin mo na ay hindi yung Lord's Day dyan, ay hindi Revelation 1:10, para mo na rin sinasabi, dalawang Lord's Day ng Biblia. Oh, isa yung sa Deuteronomy, na Sabbath, isa yung sa Revelation 1:10, eh, ang tanong, saan ang nauna doon? Saan ang original doon? Eh, sabi ng inyong aklat, wala sa Biblia yung Sunday. Oh, eh, problema mo yun. Hindi yun akin. Okay. Question. Next. Last question, Sir Jando. Okay. Last question. Next question na yan, Mr. Moderator. Yeah, last question. May last pa. Ah, may last pa pala. Okay, sorry. Okay. Sinabi mo kanina na authority namin yung Daniel 7:25. Saan mo nabasa sa Biblia o sa Aklat Katoliko na yung Daniel 7:25 yon ang aming authority of teaching? Okay, ito sagot. Wala akong sinabing authority. Ang sinabi ko, katuparan. Oh, ang sabi dito. Kasi, bakit? Ito sabi, oh. Sana yun. No, wala. Daniel 7:25. Oh, sabi dito, He will defy the Most High and oppress the holy people of the Most High. He will try to change the secret festivals and the law. Eh, yung law pala, yung Lord's Day pala, yun pala yung utos sa Exodus 20. Eh, hindi naman Sunday yun. O, na, ang law na yun. Kaso nga lang, inamin ninyo, kayo yung nagpili ng Sunday. Eh ngayon, alang, hindi nyo ito tatanggapin. Pero yun ang nakasulat. O, masakit pamatian na sa punto naman. O, masakit. Pero yun ang katotohanan. Alangan ang sabihin mo kami ang nagbago. Eh kami nga, sabi nga ng inyong aklat, still keep the Lord's Day on Saturday, still nanatili, hindi kami nagbago. Okay, yung statement time. Change the Lord's Day from Saturday to Sunday. Time's up.
Partner Pards, diretso na tayo sa conclusion? Yes, diretso na tayo. Okay, ako mag-introduce sa negative, ikaw mamaya sa... Yes, go ahead, go ahead. Okay, mga kapatid, at dito na po tayo sa huling parte, ng huling dako po ng atin pong debate sa gabing ito. Nawa po kayo po nag-enjoy at may mga natutunan. Now, let's proceed to the conclusion. 7 minutes. Seven minutes conclusion. Unahin po natin yung ating negative side from Seventh-day Adventist Church, Brother Sir Dan Maasin. Sir, proceed. Okay, maliwanag mga kapatid at mga kaibigan, ito ay conclusion na. No, so hindi na po maglalatag pa ng mga ibang referensya pa. Iwan ko lang kay Brother Alabado kung conclusion niya at ibatal pa. Pero at least ako, stick po ako sa pinag-uusapan na ito ay conclusion na. Maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan na yung kanyang pinagbabasa ng mga translation sa Biblia ay hindi kaagad natin matanggap-tanggap. Bakit? Mismo aklat na nila ang nagsabi, wala sa Biblia yon. Ipapatanggap mo sa amin na yung Sunday, ay Lord's Day, sa Revelation 1:10, inamin na, scriptures also reveals nothing in the Bible that the Lord's Day was changed from Saturday to Sunday. Ngayon, ipinagdidiin mo yung authority, ano mo yun? Hindi mo maaaring ipilit yun sa kausap mo o sa mga nakakinig na hindi katoliko. Ipagpipilitan nyo, aral nyo yun. Oh, kayong nag-aangkin yun. Oh, angkin nyo lang yun. Wala naman kayong patunay dun eh. Oh, so ganun. Ito mga kapatid, maliwanag. Hindi niya niribat yung mga aklat ng Revelation. Naku, alam niyo mga kapatid, ano na yun? Opportunity na yun na may paliwanag yung mga aklat ng aking mga pinaglalatag na mga aklat nila at yung mga ibang mga aklat. Opportunity na yun na may paliwanag niya sa tao. Eh, ang problema, hindi niya nairibat. Nanatili na yun ay kontra sa kanyang mga pinagsasabi. Ano pa mga kapatid? Ang ginawa niya, imbis na iribat niya yun, abay pinag-akusahan, pinagbintangan, siniraan. Yung mga author, mali daw. Eh, yung author ng na si D.A. Carson, mayroong binasihan na Greek na isinulat. Keynote. Pag sinabing keynote, nabasa niya yon. Alang naman ikot niya yun na hindi naman niya binasa. Keynote. Ibig sabihin, nabasa niya yon sa Greek. Eh siya, wala siyang may pakitang Greek. Wala nga siyang nabasa ng Greek. Oh, ngayon gusto niya, mali daw yun. Aba, mali daw yun. Eh sa kanya. Bakit mali? Hindi pumabor sa kanya eh. Yung tama sa kanya, yung pabor lang sa kanyang paniniwala. Hindi mo ma-reject yan. Dapat opportunity mo na yun, Mr. Alabado, na iribat yun. Oh, napakaliwanag ng mga pinagbabasa ko. Sabi niya, hindi daw wala ang Revelation 1:10 ay hindi na related sa ibang talata. Eh ngayon, nagtanong sa akin, alam mo ba na yung Lord's Day doon, ang tinutukoy doon, ay related yun sa Deuteronomy? Abay, sanang tama mo doon, yung hindi na related o meron pa palang related na sa Deuteronomy? Kontra-kontra po ang kanyang mga pinagsasabi, mga kapatid. Kontra-kontra ng kanyang pinagsasabi. Naninira pa ng mga author na wala namang katibayan. Pati yung mga aklat nila, kinukontra. Oh, paano ako maniniwala sa inyo yan? Oh, ang sasabihin ko na lang sa iyo, mag-upgrade kayo ng research nyo. Huwag yung paulit-ulit na lang ng mga nilalatag nyo. Bulok na yan. Na? Bistado na kayo dyan. Ito mga, siguro, iba yung in-expect niya eh. Ngayon, tanong pa sa akin, meron bang translation sa Revelation 1:10? Na yung Revelation 1:10 ay sabat? Abay, meron. Pero alam kong hindi mo tatanggapin yan. Oo, alam ko hindi mo tatanggapin yan. Pero bakit translate yan ng author? Kasi yun ang paniniwala namin. At yun ay pinatutunayan ng inyong aklat. Sabi doon. Sa ano ba yung aklat na nagsabi doon, no? Na sinabi doon mga kapatid, the Seventh-day Adventists who are so-called Sabbatista are still celebrated the Lord's Day on Saturday. Still yun ang sinabi ng inyong aklat. Oh, yun po mga kapatid, yung pakaliwanag yun. Ay, yung binasa mong na-translation ng mga na Sunday, oh, Dominguista rin nag-translate noon. Oh, Sunday keepers din nag-translate noon. Kaya
Huwag mong ano na tama talaga 'yon. Interpretation lang 'yon. Interpretation 'yon ng mga nagsulat. At kung paniniwalaan mo at naniniwala ka talaga na hindi kayo nagsusulat ng mga maling aklat, paniniwalaan mo yung aklat niya nagsabi wala sa Biblia yung Sunday. May ilang oras pa, Mr. Moderator? Yes, basta ano pa bro, 2 minutes and 12 seconds. Okay, marami pa pala. No? So, marami po. Ito mga kapatid, sana po ay natuto po tayo sa katotohanan. Nakita po natin ang katotohanan dito mga kapatid. Yung pinatutunayan niya na yun ay tumutukoy sa Sunday, yung Revelation 1:10 mga kapatid. Marami ang mga aklat nilang kinontra doon. Pinagkukontra niya mga kapatid. O dapat natin matutunan. Eh sabi ng aklat nila, change the Lord's Day from Saturday to Sunday. Eh kung hindi change, kung hindi nyo binago, kung hindi nyo pinalitan, ano dapat ang Lord's Day? Sa scripture. Maliwanag na yun. Ang nangyayari sa kanyang mga cross-examine mga kapatid, ako na yung nagpapatunay, Bardin Oprop, at nagpasalamat din naman ako noon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na mapatunayan, na mapatunayan yung stand namin. Kasi dapat siyang magpapatunay doon. Eh, nagtanong siya, kung hindi Sunday yung Lord's Day, anong araw yun? Aba! Ano, nasiyahan tayo doon. No, natuwa naman tayo doon. Kasi tingnan yung statement niya, kung hindi Sunday yung Lord's Day. Oh, kung hindi Sunday yung Lord's Day sa Revelation 1 din. Abay, partially. Kasi hindi naman tatanggapin yan eh. Partially, inamin na niya yun na hindi pala Sunday yun. Gusto lang niyang malaman kung anong araw yun. Yun ang tatandaan mo, Mr. Alabado, sa debate. Ha? Huwag mong inegate yung pinatutunayan mo. Hindi ka yung burden of proof sa kausap mo. Kasi pag nakuha mo yun, nagpapatunayan na yun na hindi mo na kaya patunayan. Ang dami namang bagting-bagting na yan. Oh, replyan mo na yan na don't chat me. I'm busy right now. Ayun na naman. Okay. So ilang oras pa, Mr. Moderator? 2 seconds. Wave po na yan. Okay, maraming salamat. Sir Dan Masin from Negative Side. Partner Parts. Okay, maraming salamat, Partner Japet. So punta tayo ngayon sa ating affirmative na magbibigay sa kanyang 7 minutes final stand or conclusion from the Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado. Okay, mga kapuntos, natatawa ako sa ano niya, sa paliwanag niya doon sa tanong ko na kung hindi Sunday, ibig sabihin na tinatanggap ko na raw na hindi Sunday, kakatawa rin itong ano niya, no? Yung kanyang way of interpretation. Parang ganito lang yan, no? Sasabihin ko ngayon, ito ay itim. Ha? Sabihin ko, ha? Ito ay itim. Kukontra si Dan Masin. Hindi yan itim. Ha? Kung hindi pala ito itim, anong kulay ito? Sa tingin nyo ba, katanggap-tanggap, sabihin niya, bamalay ko sa iyo, nasa iyo ang burden of proof. Tatawa ko, paano niya magigiba yung sinabi ko na ito ay itim kung sabihin niya, bamalay ko sa iyo? Nasa iyo ang burden of proof. Tatawa ko, no? Ito pa. Sabi niya, hindi ko daw niribat. Hindi ko daw niribat. Eh, sinabi niya, kinontra ko nga eh. Tapos hindi ko daw niribat. Yung pagkontra ko, yun, ribat na yun. Tsaka sabi, doon siya naka-stick sa ano, sa The Sentinel. O nakikinig ngayon si Kaburnok, request ko si Kaburnok, gawan mo ng episode to, Kaburnok. Patunayan mo yun yung ginamit niyang ano, The Catholic Sentinel, hindi yan aklat katoliko. Para, wala na akong oras para patunayan yan eh. Request ko kay Kaburnok ng Fuckbusters PH, gawan mo ng episode na yung ginamit niyang Sentinel ay hindi aklat katoliko. Bakit? Kakontra ng Latina Vulgata. Alam po na lahat ng mga SDA na yung Latin Vulgate eh official Bible of the Catholic Church. Lumabas noong 405 AD utos ni Pope Damaso kay Saint Jerome. Alam ng SDA yan. Tapos ngayon,
kukontrahin niyo yung official Bible ng Catholic dahil lamang sa isang babasahing Catholic Sentinel daw. Nabasa lang yung Catholic, sabi na niya, ano? Aklat ng Katoliko. Ano aklat Katoliko? Wala kang nga naipakita sino yung primator nun, at saka Neil Obstat. Tapos ipapalito mo aklat Katoliko. Aba, matindi rin ito, ano? Oh, ngayon, ginamit niya yung CCC 2170. Aba, tingnan nga natin. Ayan o. Sa bandang dulo, may nakalagay na 94. May nakalagay na 94, ha? Ano ba ang, saan ba related yung CCC 2170? Related ba yan sa topic namin na Revelation 110? Tinangan natin, babangan natin konti. May footnote, numero number 94, oh. Ano yung tinutukoy niya? Ayun pala. Deuteronomy 5.15. Yan ang hirap, mga kapuntos. Kapag ibang reliyon nagpapaliwanag sa ating turo, talagang ililiko. Yan, niliko. Revelation 1.10 ang topic. Doon tumakbo sa Deuteronomy 5.15. O ngayon, kapag sila talaga magbigay ng sagot, hindi talaga tumpak. Ito pa. May ginamit siya rito na hindi related sa ibang topic, sa ibang talata. Tapos yung ginamit niya, yung 2170, nagpapatunay daw yun na salungat sa sinabi ko. Mali na yung ano niya, sagap niya, mahina siguro signal. Mali na yung sagap niya, mali pa yung paliwanag niya. Ito yung sinasabi ko. Yan. Sabi dito ni Charles John Ellicott, there is no ground whatever for the futurist interpretation that this expression refers to the day of the Lord, as in 2 Thessalonians 2:2. The phrase in this latter passage is totally different. The phrase here is ente koriaki himira. Ano daw? Yung mga Lord's Day pala sa ibang talata, hindi siya related. Yun ang sinabi ko. Sinabi niya ngayon, kakontra daw yun sa Mateo 28.1. Paano naging kakontra sa Mateo 28.1? Walang naman nakalagay doon na Lord's Day o Day of the Lord. Ginamit ko yung Mateo 28.1 kasi sabi ni Bishop Ignatius, yung Lord's Day is the day when Jesus rose from the dead. Eh, anong araw yun? Oh, sabi pa ng isang sinaunang Kristiyano, yung Lord's Day is the day after the Sabbath. Anong araw yun? Oh, actually mga kapuntos, hindi niya kinontra yung paksa ko. Nagbutas siya ng sarili niya. Hindi niya pinatunayan na yung Revelation 1:10 na Lord's Day ay hindi Sunday. Doon siya tumakbo sa mga ibang talata, sa mga natatawa. Naalala ko yung debate ni Father Darwin tsaka ni Ramil Parva. Ha? Sabi si Pedro nagnakaw ng kalabaw. Sabi naman nung isa nagtatanong eh, saan mo mababasa sa aklat ng batas na si Pedro nagnakaw ng kalabaw? Ganun siya magtanong. Ha? Sinabi ko kanina, mali yung sinabi ni Carson. Bakit mali yung sinabi ni Carson? Kasi iba sa paliwanag ni Bishop Ignatius. Yung paliwanag ni Bishop Ignatius, yun na ang patunay na mali ang paliwanag ni Carson. Sabi pa niya, mababasa ba na sinabi ni Ignatius na mali si Carson? Anong klase yung tanong yan? Mali nga kasi may sinabi si Bishop Ignatius na yung Lord's Day is the day that Jesus rose from the dead. Eh yung paliwanag niya, iba sa ano, sa na kay yung paliwanag ni Carson, iba sa ano, sa sinasabi ni Bishop Ignatius. Ngayon kung susundan natin yung paliwanag ni Carson, tama kaya? O balikan natin to. Ilagay natin, sabi dito, yung mga Kristiyano have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, hindi na nagsasabat kasi living according to Lord's life. Ha? Ano ba yun? Yun ba? According to the Lord's life.
So yung palang living according to the Lord's life, hindi ka na magsasabat. Eh ganun palang paliwanag ni Carson. Eh sana tumigil na kayo. Sana ano, hindi na kayo nagsabat. Kung yun palang okay, pagtitigil lang sabat. Oh. Okay, time. Liit naman ng oras ko. 7 minutes lang, bro. 7 minutes lang tayo. Okay, so maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender sa iyong 7 minutes na final stand or conclusion. At dito nagtatapos ang ating debate. Ito na po yung final stand natin. So maraming salamat sa inyong lahat.